Kaya saludo kami sa mga mabuting niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulfo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulfo, matik sa kalam. Maging Pilipino, kaya nais ka naming pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan. You're my Wanted sa Radyo. Magandang hapon mga kapatid and welcome po sa Maaksyon Edition ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapiat ngayon po ay March 20, 2024. Ako po si Shari Roman. At mga kapatid, baka kasama po natin nag-alas 4 ng hapon, Attorney GV Bernardes ng ACCIS Party List sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Magandang hapon. Magandang hapon din sa iyo, Shari, and of course sa lahat po ng mga nakikinig, nanunood at sumusubaybay sa ating programa. Okay. Ito po Atty. Mabigat na kaso po ang ating ang ating una. Natin. Yes po. Oo. Kung saan na si Nanay Elenita Fidelino na isang factory worker po kasama po si Nicolas Fidelino tiyuhin po ng ating biktima ay humihingi po ng tulong na maimbestigahan po ang pagkamatay ng kanyang anak. Natagpuan po ang labi po sa kanilang bahay noong February 29, 6:30 po ng gabi sa Barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City. Ang biktima po at ini mga kapatid ay si Crizel Joyce Fidelino na 14 anyos lamang po. Magandang hapon po nanay at tauno sa lahat ang aming pong taus-pusong pakikiramay po sa inyo ma'am. Okay. Ma'am, pakikwento po kay at ini JV kung ano po ang nangyari. Ganito po yun kasi, attorney, pag-uwi ko po ng bahay, wala na pong buhay yung anak ko po. Ah, so natagpuan mo na lang? Opo. 14 anyos, no, Shari, tama? Opo. Yes po. Okay. Bali, buong maghapon po kasama niya po yung stepfather niya po sa bahay po namin. Okay. So, asan yung stepfather? Yun po, pagdating ko po sa bahay, wala na po yung stepfather niya. Simula po nung mangyari yun, wala na po yung stepfather niya. Hanggang ngayon po, hindi po siya nagpapakita sa amin. Hindi na, ah, okay. So, nung araw na yon ang kasama niya sa bahay ay yung stepfather. Opo. Ngayon, pagdating mo sa bahay, natagpuan mo na lang na wala ng buhay yung inyo pong anak. Opo. At yung stepfather ay hindi na nakita. Opo. Hindi na nagparamdam. Hindi na po. Oh, parang tumakas, parang ganun yung po. Kaya po, hindi po impression kami sa akin, Shari. Mm-hmm. Hindi po kami naniniwala na suicide po yung anak ko kasi po may kasama po yun sa bahay eh. Ah, okay. So yun yung pinapalabas ngayon na rason. Bakit daw ganun ang naging findings? Kasi po wala po silang nakita na kahit ano po doon, kahit po sa fingerprint po ng plastic na nakita namin doon, kahit po sa autopsy, wala po silang nakita doon. Okay, so nagkaroon ng autopsy. Tapos hindi, walang nahanap na mga marks, walang nahanap na anything siguro na mga fingerprints or strands nung itong stepfather. Opo. Okay. Pero madam, matanong ko lang din. No? So kayo po ba? Kasi ang dating sa akin is parang pinaghihinalaan nyo na yung Opo. Stepfather. Ano po yung pwedeng naging basehan ninyo aside from the fact na siya yung kasama doon sa bahay? Nagpapaalam daw po kasi ang anak ko na pupunta doon po sa jowa niya po na tomboy. Ayaw daw niya pong payagan. Okay. So yun, nagtatalo na rin po sila. Umuwi po ako ng 6:30, wala na po siya dun eh. Pero nag-chat po siya sa akin noon na wala daw siya sa bahay. Sabi ko, bakit iniwan mo yung bata? Dumating po ako sa bahay, nakalak po yung pinto, bukas yung TV.
yun po, nadatnan ko na po yung anak ko na ganun. Bakit kung wala po siyang kasalanan, bakit wala po siya dun sa bahay? Oo nga, oo bakit nga naman, Shari. Bakit hanggang ngayon po hindi po siya nagpapakita? Nakapagpaduda naman, Shari, na may nangyaring ganong insidente mismong sa bahay, siya yung huling nakasama, okay. Tapos hindi na siya nagparamdam. Para mas malinawan po tayo, Atty. Narito po yung kuha po ng CCTV, panoorin po natin. Yan po yung okay, lumabas po. Siya po yung nakahuli na red. Siya si stepfather. Siya po. At anong oras po yan? Ayan, 6:04 po. Ayan po yung video. At kayo po ma'am ay anong... Ayan po, mga 6:30. Mga pasado, ayan, 6:33. Nang opo. Dumating po kayo ng bahay. Ayan na po yung mga kasama ko po sa ano, mga kapitbahay ko po yan, mga tumulong. At pinababa niyo po si ano? Opo, si sinugod ko po siya sa ospital. Okay. Parang mga ano, 20 to 30 minutes lang ang pagitan po. Ma'am, nung makita niyo po si Crisel, maaari niyo po bang ikwento kay Atty. Kung ano po ang nakita niyo po? Ano po, nakahandusay lang po siya, sir. Nakahandusay lang po siya yung kamay niya po. Hindi ko na po masyado pong, ano, basta po nasa dibdib niya yung kamay niya. Tapos yung kamay niya, nakaganon lang po siya. As mali, yung ano po, yung isang sunrocks po nandito po sa ibabaw. Okay. Ma'am, matanong ko lang din, no? Yung setup po ba? No? Parang apartment yan, no? Opo, yung, opo. Yung parang studio type. Opo, parang wala siyang separate na kwarto. Wala po. So kung nangyari yan, bago mag-alas 6, imposible hindi niya nakita yon. Opo. Okay, so malamang papalabasin niya later on. Opo. Baka nangyari yan nung nakaalis na ako. Ganon. Opo. Tsaka sir, dapat kung nag-ano yung anak ko, nag-suicide yung anak ko, bakit hindi pa siya humingi ng tulong sa mga kapitbahay ko? Ang dami naman pong kapitbahay ko kung ano, humingi na lang po siya ng tulong doon. Ba't niya po iniwan? Oo nga naman. Wala po bang mga galos, mga meron sugat? Meron po siyang mga sugat-sugat dito po sa mukha. Kaya lang po sa autopsy po kasi, inaano po nila na baka po pagkasunog po yun ng sunrox. Sir, tayo naman po, pag naglalaban naman po gumagamit tayo ng sunrox, di naman po nagkakaganon yung kamay natin. Bakit siya po, may mga ukit-ukit po siya dito sa mukha. Okay. Well, ma'am, in so far as yung mga ganong findings, syempre yung mga nag-autopsy, mga eksperto po sila dyan. Opo. Sa kung anong part ng balat natin ang mga mas sensitibo. Baka naman kasi yung mukha mas sensitibo sa mga ganyang mga bagay. Meron na po bang nangyaring investigasyon dito? Meron na po. Yung mga pulis natin? Opo. Okay. At ano po yung naging findings ng ating kapulisan? Wala rin po eh. Yun din po yung ano yung kung ano lang daw po yung nasa autopsy. So pati ang ating mga kapulisan ay kumbinsido na self-inflicted yung nangyari dito. Ang gusto po kasing mangyari ng mga pulis eh, yung ebidensya po na nakita po namin na pinapatay yung anak ko. Ba't po ganun? Ma'am, teka lang ha. Kasi let's assume no, na ganun nga yung findings ng ating kapulisan na talagang self-inflicted. Si Crisel mismo yung gumawa nung pangyayaring yan. Ano kayang magiging rason niyan? Meron po ba siyang nasabi sa inyo na problema niya? 14 years old, ano itong po? Bata na to. Ano sir, ganito po yun. Ano, Wednesday po kasi nagtalo po kami ng anak ko. Medyo nagkasagutan po kami. Wednesday? Ng... Anong araw po ba nangyari to? Thursday po. Thursday, okay. Bali, pagdating ko po na sa bahay ng gabi, de, nauna po akong umuwi ng bahay, alas 6 po. Ngayon po, dumarating po yan, mga 6:55 or to 7 po. Yan po yung hanggang 7:05 po. Yan po yung dating niya sa bahay. Kasi po malapit lang po yung school niyan sa amin. Ngayon po magsi 7:30 na po. Wala pa po siya. So medyo napagalitan ko po yung anak ko po na bakit late na siya umuwi. Nagsabi po siya sa akin na kumain po siya ng lugaw. Sabi ko, bakit kumain ka pa ng lugaw? Alam mo namang kakain tayo dito. Inaantay ka namin. Sabi ko sa kanyang ganun. Medyo nagtalo po okay, kami. So napagalitan yun. Opo. Pero... I think, hindi naman siguro magiging sapat opo. Na rason yun para na lang ganun yung gawin ni Crisel. Ngayon po, may nasabi po siya sa akin na hindi nyo ba alam ma, may problema ko yun po. Sabi ko, sige ano, sabihin mo na kung anong problema mo. Sabi sa akin ganun, bakit ayaw mo magsabi? Ngayon po, pag sinasabi niya po ko pong ganun, yung stepfather niya po, inaano siya, kinocomfort siya. Na, sige na, tama na yan, wag na kayong mag-away mag-ina. Hanggang sa nakatulugan ko na po yung sabi ko sa kanya, sige.
palalampasin ko to, sabi ko sa kanya ganun, wag na tayong mag-away, sabi ko ganun sa kanya. Hanggang sa nakatulugan na lang po namin yung pag-aaway namin, yung pag-gising ko po, pumasok din po ako. Okay. Buong maghapon po. Yung mga kaibigan niya po kaya, wala kaya siyang namemention doon sa mga kaibigan niya na problema? Sa mga kaibigan niya po, marami po siyang napagsabihan. Ngayon po, ano daw po yung problema niya sa mga kaibigan? Naginagalaw po siya nung stepfather niya. Ayun lang. So may ganung angulo? Ngayon po. Naginagalaw siya meron po, ng mismong stepfather? Meron yung po, stepfather sir. Na doon siya yung pinagdududahan ninyo? Opo, no, sir. Kailan pa rin nangyayari yan? Almost yung 2021 pa daw po, sabi nung pinakantestigo namin. Sino po itong mga kaibigan na ito, mga kaedad at kaedaran? Mga dating kaklasik niya po nung grade 7. Nung grade 7. Ah, okay, so naikwento niya sa mga bata rin na to na ginagalaw siya nung stepfather. No, po. Attorney, may isa pa pong makakausap tayo. Ito po yung karelasyon na ni Crizel. Si Rica. Okay. Rica, good afternoon. Rica? Hello po, Rica. Okay, alias lang po ito ha. Wait lang po. Okay, ayusin natin. Opo, alias lang po ito, Rica. Ma'am, yung angulo po ba yan? Yung nalaman nyo lang mula dun sa mga kaibigan ni Crizel? Noon ko lang po yun nalaman. Naipag-alam nyo po rin po ba yan sa ating kapulisan para naisama sana sa investigasyon? Opo, lahat po yun alam nila. Ngayon po, ang ganda po ng usapan namin ng mga pulis kasi po, syempre po, ang bangkay po ng aking anak, doon po namin sa Quezon po binurol ni Libing po. Okay, ma'am, teka lang ha. Eto, makakausap na po natin si alias Rica. Magandang hapon, Rica. Hello po, magandang hapon din po. Ayan, Rica, no, kami ay dito sa Wanted sa radio ay apo. Taus pusong nakikiramay sa pagkawalan ng iyong karelasyon na si Crizel. Apo. Pero nandito kasi yung nanay at yung kanyang tiyuhin, naghahanap sila no, na sana mabigyan ng hustisya yung kanyang pagkamatay. So gusto apo namin malaman, Rica, may mga problema ba? Yung mabibigat na problema na sinasabi sa iyo itong si Crizel? Opo. Okay, maari mo bang ikwento sa amin? No? Ano ba itong mga problema ito? Lagi daw po kasi siyang pinagdaanan ng mama niya. Tapos ano daw po, hindi ko po talaga alam kung ano po talaga nangyayari sa bahay nila. Kasi po, matago po kasi talaga siya, malihim po talaga siya. Hindi ko po talaga alam kung ano po ginagawa sa kanya kapag sinasabi po siya sa mama niya. Hindi ko po alam. At yung sabi niya lang po sa akin lagi. Kasi yung sinasabi sa akin lagi na po siya pinapagalitan. Parang wala na po siya kami sa bahay nila. Tapos po, ay nga po, hindi ka na lang daw po siyang alam ng stepfather niya. Hindi ko po talaga alam kung totoong ginalaw siya. Kasi natatakot po siya sa akin na magsabi ng totoo. Ang sinabi ko naman po magsabi niya sa akin ang totoo para maghapon namin lahat. Kaso sa po nagtakot po siya sa mama niya. Kaya hindi po kami nakapagsabi sa mama niya ng totoo. Natatakot po kami. Pero sinabi niya po sa akin, titang daw po. Pero hindi ko po alam talaga kung ginalaw na po talaga siya dahil natatakot na po talaga siya umuwi. Nung sinundo po siya ng mama niya, hindi ko po talaga yun alam dahil tunog po ako. Wala po akong alam dun, sir. Sige. Nagulat lang po ako na wala siya sa tabi ko. Sinabi sa akin ni mama, sinundo na daw po siya. Wala na po ako may magagawa kasi nanay po siya eh. Di naman po namin pwede na sabihin na wag kunin dahil nanay nga po siya. Oh. Alam niya po kung ano yung gagawin sa anak niya. Sige, Rica, maputol lang kita, Rica. At least kinoconfirm mo no, na may nasabi sa'yo etong si Crizel na binalak nga, pinagtangkaan itong kanyang stepfather na siya ay galawin. Hindi nyo lang nasabi sa nanay kasi nga natatakot. Ayaw niyang ipasabi sa nanay. Ma'am, etong stepfather, ano trabaho nito? Katrabaho mo. Pero bakit nung araw na yan ay nandun siya sa bahay? Babantayan niya itong nangyari sa bata. Kasi yung time po yung gusto na pong magsabi ng anak ko, kaya siguro binantayan niya. Ayaw niya na pong pagsabihin sa anak ko. Ayaw niya pong pagsabihin sa akin yung anak ko. Okay, kaduda-duda, Shari, itong pangyayaring ito. Ha? May trabaho yung stepfather na yan nung araw na yon. Pero hindi minabuti niyang hindi pumasok kasi babantayan niya yung bata. Opo. Pero ang nangyari,
namatay yung bata. Tapos mula noon hindi na nagparamdam po sa inyo. Binantayan niya maghapon yung bata bago niya iniwan pa nung hapon. Dapat na nandun siya hanggang sa dumating yung ina. My God, my God. Okay, Shari, siguro kausapin muna natin kung sino man yung may sa investigation ng kaso na to. Yes po, si Police Captain Jocelyn Ebora, ang chief po ng WCPD Valenzuela City Police Station. Magandang hapon po, Captain Ebora. Good afternoon po. Okay, good afternoon po sa inyo lahat. Magandang hapon po, Police Captain. Si Attorney JV po ito ng ACCIS Party List. Madam, eto po, lumapit po sa amin yung nanay ng biktimang si Crezel Joyce Fedelino. Inilapit nga po niya sa amin na apparently meron silang mga facts, mga information na sa tingin nila ay hindi nabigyang pansin nung sa inyong investigasyon. Matanong ko lang po, Police Captain, no? Ano na po yung status or report niyo rather on din dito sa pagkamatay po na ito? Thank you po, sir. Bali po, sir, based doon sa lumabas na po kasi yung autopsy report niya. And yung autopsy report po na yun is naipaliwanag na rin po sila mother. Pwede ko po bang banggitin yung cause of death niya? Kasi sige po, sige po. Opo. Autopsy report eh. Asphyxia secondary to aspiration of caustic substance. Then, yung may copy naman po si mother, makikita din po doon yung external and internal findings ng bata. Okay. Yes, ma'am. At the time of incident. Ang under investigation pa po namin ngayon na gusto namin i-roll out, yung sa genital niya na may deep laceration, hymen, yung sa hymen niya na may deep laceration po. Maputo lang kita, Police Captain. So, you confirm, based on the findings siguro sa autopsy, na itong biktima natin, 14 years old, ay mayroong deep lacerations. Yes po, sir. Which means that there was a penetration. Yes po, sir. Naku po. Police Captain, nakahusap po ba natin yung stepfather? After the incident, tama naman po yung sinabi ni ma'am na after the incident, is hindi na po nagpakita yung stepfather. Yung stepfather. However po, patuloy naman po yung nahinahanap po ng ating kapulisan. Para nga po, kung if ever na magbigay siya kung ano man ang testimony niya, kaya lang po hanggang ngayon po, hindi pa rin po siya matagpuan at hindi po nagpapakita. Yes, yes. Police Captain, hindi ito case closed. Kasi ang lumalabas po sa akin, ang base po, no, dun sa naging salaysay po ng nanay, is parang tapos na yung investigation, na-rule out na lahat. Oh, yes, kasi open pa po kami, sir, for investigation with regards po dyan sa sexual abuse. Yes, yes, yes. Kasi tumutugma, Captain, no? Meron palang mga kaibigan yung bata na nagsasabi na nakwento po nung bata na pinagtangkaan siya or napagtangkaan na nga ng kanyang stepfather. In fact, kinoconfirm po ito ng kanyang karelasyon, si alias Rica, narinig yes, po natin po, kanina. Yes. Tama po, sir. Nakuha na rin po namin ng salaysay yung kanyang karelasyon po. And with regard po dun sa ating mga witnesses na nanakapagsabi nga na may sexual abuse na nangyayari, since mga minor po ito, nag-coordinate na rin po kami sa aming social worker po para po mababaan po itong kaso na ito. That's right, that's right. Tama po yan. Salamat po, Police Captain. Pero Police Captain, umaasa po kami ha, na mas lalawakan natin yung investigasyon, tingnan natin yung angulo na yon. Kasi kung yes, ang sabi po ng autopsy natin ay namatay siya dahil nga dun sa yung matapang no, na chemical na nahanap sa tabi niya. Okay, pero let's not rule out the possibility na baka naman ipinilit sa kanya yon. Hindi po kami kumbinsido na uminom ng Sunrox yung aming pamangkin. Pinatay po siya. Yes po, sir. Sinitik na rin naman po namin yan eh. Ang pinagbabasihan nga lang din namin, sa base na rin po doon sa sinabi po ng ating mga biktima na explain na rin po sa kanila na wala po talagang external injuries doon sa biktima. So ang amin po ngayong pinagbibigyan ng DA yung aming investigasyon ay doon po sa sexual abuse. Kung yun po talaga ay galing po doon sa ex-partner niya o doon sa ex-boyfriend niya o doon sa karelasyon niya ngayon. Right, right, right. Opo, sana matignan natin lahat, Police Captain, lahat ng pwedeng maging anggulo po dito. Yes po, sir. Ginagawa naman po namin lahat, sir.
Alright, alright. Police Captain, imo-monitor po namin itong kaso na to kasi kaduda-duda at nakaawa-awa naman tong pamilya. Ako personally, nagdududa ako dun sa pagtakas. Ganun na lang ilagay, Shari, pagtakas nung stepfather. Tapos po, sir. Hinahanap po namin yun, sir, hanggang ngayon po. Actually, napansin kanina, Shari, doon sa footage, CCTV footage, yung pag-alis po nung stepfather. Sa akin, ah, yung sa tingin ko doon is parang nagmamadali eh. Tsaka, ano po yan, hindi po yan umaalis ng naka-jacket. Bakit po yung time na yan, naka-jacket po siya. Hapon po yan eh. Okay, oo. Kahit nga po yan pumasok sa trabaho, hindi po yan nagja-jacket kahit sobrang lamig na. Bakit po yung time na yan, bakit naka-jacket siya? Oo, kailangan natin ipahanap itong lalaking ito. Itong stepfather na to. Mm-hmm. Naghahanap po yung netizens ng picture. Ito po yung larawan na pinakita rin po sa amin ni ma'am. Ayan po, si Jason Espina Embuido. Espina. I'm sorry. Oh. Jason Espina Embuido. Ayan po. Gaano nyo na po katagal na naging karelasyon itong stepfather na to? Bali po yan, 6 years na po kami yan. Tapos nitong November lang po, nag-stay na po siya sa amin. Hindi na po siya umalis. Doon na po siya nakatira. So 5 buwan pa lang siya na nakasama ninyo, tapos ganito na yung nangyari? Opo. Okay, okay. Sige. Ayan, nakausap ko naman na po si Police Captain at imo-monitor natin to, Shari. Opo. O, kailangan nating mahanap itong si Jason Embuido. At least makuha natin yung statement niya. Okay, at kailangan niyang ipaliwanag bakit ganun yung mga nangyari at bakit hindi na siya nakausap or nagparamdam man lang. Sir, kailan po kaya natin pwedeng masampahan ang kaso naman po yan? Eto, sir, kailangan kung sasampahan kasi natin si Sir Jason Embuido na ng kaso, kailangan muna natin ng matibay na ebidensya. And I think yun yung hinahanap ngayon ni na Police Captain. Eh kasi okay? Po yung mga Gawa po sir, may tumawag po yan dito nung minsan eh pinagbabantahan po buong pamilya namin. Oh, kasi bakit daw kayo po, pinagbabantaan? Yun na nga sinira po. Daw po namin ang buhay niya. Eh, mas lalo sinira niya ang buhay namin. Tsaka sir, kung pati wala siyang kasalanin, bakit di niya linisin yung pangalan niya? Walang kamuang-muang dinamay niya. Ano, kusa siyang lumapit sa mga pulis para linisin niya yung pangalan niya. Bakit siya nagtatago ngayon? Bakit siya pinapaalis ng mga kapatid niya? Bakit siya tinutulungan? Okay. Ito po, maidagdag ko lang po, attorney. Nung matagpuan po kasi si Crizel, ito po ay may, dun po sa crime scene, is may nahanap din po ng mga tela na meron pong sonrox. At meron pong mga kalmot yung mga bata. Meron saan po yung mga kalmot? Meron po siya ditong kalmot sa mga mukha, dito po sa labi, hanggang dito po. Well, ano po, malalalim po kasi yung kalmot niya eh. Hindi po siya natanggal nung ano na po siya. Kung okay. Sabi po kasi ng mga pulis, baka daw po yun sa pagpalagpalag niya, bigla daw pong nauntog-untog doon sa ilalim ng kama. Palagpalag yun doon kung sakali mong nagpakamatay at maraming magkakalat na gamit doon, may tatamaan yun pag mangingisay. Bakit po pagdating ba, napakalinis po ng bahay? Pagdating ng ina, malinis yung bahay, wala man lamang nakakalat-kalat. At saka po yung plastic na yan, wala po sa tabi ng anak ko, nakabuhol pa po yan. Doon po medyo malayo po sa akin, parang ito po at saka dyan sa ano na yan. Opo. Police Captain, no, narinig nyo naman po yung mga information. Apparently, meron daw tela na may, ano yun, parang telang binabad sa ano po, chemical, towel, ganun? Towel po yun na kulay pink, nagkulay puti na po yun. Okay. Actually, hindi siya kalmot, attorney eh. Pasensya naman, tinitignan ko lang po. Sige lang po. Nung nandun na po siya sa death bag, ma'am, bumubula po yung kanyang bibig at may dugo, pasentabi lamang po sa kumakain. Pero ito po yung hindi siya kalmot, pero yung bubog na kuko, attorney. Opo. Ah, kung gusto niyo makita, opo. Gusto niyo sige po, nga, meron po kami ako, ha? Hindi po kasi namin maaari pakita, pero lumubog po yung mga kuko. Opo, yun nga po. Tumalab po yung kuko sa may ganto. Yes, opo. Ang po. Niya, tumalab yung kuko nung bata. Akala ko naman parang mga burns lang yung nung malakas po. Na chemical. Police Captain, eto no nakita ko po with the permission naman po ng nanay, nakita ko po yung ano no yung picture po sir. Yung picture, yes. Apo, sir. May copy din po kami ng ano po ba yan? Finger nails marks po ba yan? Ang impression ko diyan is parang hindi lang siya kinalmot, siya talagang ibinaon yung kuko eh. Baon yung kuko at ini. Oo. Hindi siya kalmot. Oo. Yun sir, ano, yung tela po na binabangit po kanina, submitted na po yun sa ating SOCO po. Ah, so wala pa pong results yun, Police Captain?
Negative pa po, sir. Negative pa, wala pa. Meron na po yan. Ito sir, yung sa autopsy naman, yung sa external and internal findings niya, no facial fracture po kasi yung nakalagay eh. Facial fracture? Opo, sir. Teka lang, kung bakit magkakaroon ng fracture kung ang ginawa lang naman niya ay uminom ng kemikal? Yun nga po. Kung may fracture, ibig sabihin either na inuntog siya, no, na dapat po may mga pasapasa no, po siya facial, sa no po sir, no. Okay. Sige, I think kailangan natin police captain na mas ano if kailangan i-reinvestigation, we should do this, police captain. Apo sir, kapit po. Oo, kasi itong mga information na to parang marurule out yung suicide, no, Shari? Parang kaduda-duda yung mga circumstances po nito. May mga pasapasa din po ba sa katawan, ma'am? Meron po yung pasasaganto. Wait lang po, tanong ko lang po si Captain Sir, ha, saglit lang po. Cap, meron po bang mga iba pang nakita na sugat o pasa po ang biktima? Yung same din po nung sugat na nasa mukha niya, yung sa may tenga. Pero doon po sa pasa na binabanggit, check ko lang po. Yung sa paa niya naman, okay. Doon sa may likod po, parang bandang balakang. Yun po yung pasa? Opo. Okay. Okay. Sige. I think police captain, kailangan talaga natin i-investigahan ulit. No? Okay. And mahalaga dito yung magiging umahanap natin itong stepfather po na ito at nakuha naman na yung testimonya ng mga ibang mga bata, yung mga witnesses, no, na maaring makatulong po sa inyong investigasyon. Yes, sir. Na-check nyo na po ba or at least kinonsider nyo man lang, police captain, yung angulo na this could be a case of murder? Actually, sir, from the start of investigation, yun naman po talaga ang una namin naiisip kasi nga nandyan po yung kanyang live-in partner po ni nanay. Pero however po, doon nga sa lumabas na autopsy report, which is napaliwanag na rin naman po ng mga doktor kila ma'am, na ang ikinamatay nga po ay yung pagkalaso ng substance. Then yung sa mga external findings, wala naman pong nakitaan na any injury doon sa katawan po ng bata. Yes, I agree, police captain, no, na mahalaga po yung finding doon sa autopsy. Pero opo, sana naman, no, let's not limit yung ating investigation kung ano lang po yung nakalagay sana doon sa autopsy report. Let's consider all the circumstances. May CCTV footage tayo dyan. May mga statements yung mga kaibigan ng bata, especially di karelasyon. And just the mere circumstance, no, na umabsent siya sa trabaho para sana bantayan itong bata, pero ganito yung nangyari. Okay? Aside from the fact na merong accusation against him na pinagsasamantalahan po niya itong ating biktima. So, sana, police captain, ha, we will keep on monitoring this case. Sana mabigyan natin ng 100%, 200% na attention itong kaso po na ito. Makakasa po kayo, sir. And coordinated naman po kami sa social worker. Then si nanay naman po, alam niya naman din po yung aming contact number. Any updates naman po, lagi po namin siyang na-update. And mumonitor na din po ng papasamahan din po ni Senator Raffy Tulfo, sila nanay, no, para sa inyong tanggapan para po mas matutukan po natin yung kaso. Maraming salamat po, Captain Ibora. At tawag niyo pong ibababa yung linya, kakausapin po kayo ng staff po namin. Okay. Now, thank you po. Yes, Shari, kasi na-mention po ng tiyuhin kanina, no, na tumatawag pa ba or tinatakot kayo nitong stepfather na to? Isang beses po tumawag po yun sa akin gabi. Mga 9:30 po yun, basta pasado po alas 9. Ayun po, tumawag lang siya para magbanta sa aming lahat, iisa-isahin niya daw po kami. Yun lang po yung naano niya. Iisa-isahin daw po niya kami kasi sinira daw po namin yung buhay niya, yung pamilya niya. Yung ganyang actuation, Shari, ha? Indication yan na may iba talaga yung pag-uugali nitong stepfather na to. Sige, we will assist you, no, para makakuha po kayo ng mga protection orders din, no? Especially sa security ng buong pamilya po ninyo. Pero baka lang naman, and most likely, Shari, baka nakikinig po siya
Ano pong mensahe nyo dyan sa stepfather? Sana magpakita na siya, sumuuna lang siya. Sumuuna lang siya para mabigyan ng hustisya yung anak ko. Para matahimik naman po yung kaluluwa ng anak ko. Kung mayayawa pa siya, dapat magpakita na lang siya. Siya na lang yung kusang sumuko. Kung wala siyang kasalanan, siya na lang yung kusang sumuko para mapantahimik naman yung anak ko. Hindi yung tinutulungan po siya ng mga kapatid niya. San po ba posibleng nagtatago, ma'am, si Jason? Ano po, nandito po kasi kami sa Taguig. Nababalitan lang po namin doon sa mga kakilala po namin na tinulungan daw po yan ng kapatid niya magpunta ng Pangasinan. Saan daw po sa Pangasinan, ma'am? Hindi ko po alam, pero may kamag-anak po sila doon sa Pangasinan. Yun po yung pamilya, ano po, parang probinsya po nung magulang niya. Ma'am, matanong ko lang po, bago po yung insidente, bakit parang sobrang laki ng galit ni Jason sa inyo, ma'am? Sa'yo at doon sa bata, meron pa po ba kayong iba pang napag-awayan maliban? Wala po. Siguro po dahil gusto nang magtapat sa akin ng anak ko na ginagalaw niya yung anak ko. Kaya hindi na niya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa akin yung anak ko. Kahit nag-aaway naman kami ng anak ko, hindi naman niya naggaganyan eh. Okay naman kami pag wala siya. Wala ako, hindi ko siya makikitaan ng problema. Masaya yung banding naming mag-ina pag wala siya. Pero nung time na yun, ayaw niyang pagsalitain yung anak ko. Okay. Ma'am, sige po ha, nakausap naman po natin si police captain. We requested na if kakailanganin, we reinvestigate. At dapat hindi po natin nililimit dun lang sa finding ng autopsy. Etong nangyari po sa inyong anak. Kasi kung pagtagpi-tagpiin natin, Shari, lahat ng mga information na nakuha natin dito, okay, parang ang dating sa akin is parang magsusumbong na talaga eh, yung bata. Opo. Okay? Magsasabi na pinigilan lang. Opo. Magsasabi na yung bata, pinigilan lamang nung... Tapos eh. Kasi na-confirm. Dun sa mismong autopsy report, na-confirm na there are lacerations. Opo. Yang may nagalaw na yung bata. Tapos sir, nakapagsalita po yung anak ko na ano, hindi mo ba alam ma, nagiinom na ako, nagsisigarilyo na ako, hindi dahil kay Jed, yung pong, hindi dahil doon sa kinakasama niya na tomboy. Tapos yun nga, may nabanggit po yung mga klase niya na tinuruan daw po yan mag-inom at magsigarilyo. Ma'am, pasensya na po, no? Doon po sa mga narinig po ninyo na kinikilos po ni Crizel, ano po yung ginawa niyo, ma'am, na ito po pala ay may mga problema na nasusubukan niyo po bang kausapin yung anak ko? Late ko na po nalaman yan lahat, ma'am. Wala na po yung anak ko. Saka lang po sila nagsalita sa akin lahat. Pero ma'am, nakakamusta niyo po ba yung anak po ninyo? Pagka po kasi dalawa lang kami sa bahay, hindi ko po siya nakikitaan ng problema. Masaya po siya. Nagbabanding po kami, lumalabas po kami, kumakain po kami sa labas. May nakikita po kayong ibang kinikilos ng bata? Wala po. Pagka wala po yan, wala po. Masaya lang po siya sa bahay. Or may nagpahapyaw man lang ba na sabi na napapagod siya, may iniisip siya, ganun hindi po? Hindi po siya nagsalita sa akin ng ganun. Nalaman ko na po lahat-lahat niyang yan. Nangwala na po siya, lahat po nagsalita na sa akin. In short, wala pong mga naging manifestation sa inyo? Wala po. Wala siyang tendencies na gawin yung ganyan? Wala, kahit po nung nandun yung lalaki na yan, wala po akong makikita na ano, malambing po siya sa mga bata, hindi ko makikita. Pagka po kumpleto kami doon, hindi niya pinapagalit. Pero kamusta yung pakikitungo nung stepfather sa kanya? Okay pag sa harap po ninyo? Okay po. Okay po siya. Okay, so malambing po ba, ma'am? Opo, paano yung lambing, ma'am? Pag magluluto po yan, okay naman, parang isang buong pamilya po na ano. Okay, so talagang blindsided itong si Madam na hindi niya talaga nakita ng any reason para magduda doon sa mga... Ang pagkakamali ko lang po talaga, nagtiwala ako sa kanya. Tiwala ako sa kanya, nakakala ko mahal niya yung mga anak ko bilang anak niya. Hindi ko alam ginaganyan niya na pala habang wala ako.
pala mukha mo, binigay ko sa yung lahat, tapos ginanyan mo pa yung anak ko. Di mo man lang binigyan ng pagkakataon na matupad yung pangarap niya. Ma'am, madalas po ba na iniiwan niyo sa bahay si Crizel na kasama lang yung inyong stepfather? Kasi po yung trabaho ko po, shifting po. Nagpapanggabi po ako ba? Isang buwan panggabi, isang buwan pag umaga po. Siya lang po yung nakakasama. Minsan lang po nakakasama yung anak ko na bunso pag wala pong pasok. Ah, wait lang. So may isa pa po kayong anak? Yung bunso ko. Nandun din ba siya? Asan siya nung panahon na yon? Nandun po sa papa niya. Okay. Sige, Shari, let's monitor this case, please, no? Kailangan mabigyang tuon, mabigyang pansin itong kaso na to. Kasi there is more to this. Naniniwala kong may kailangan pa tayong, may anggulo pa na kailangan nating tingnan dito. Yes, kumbaga attorney re-investigation po ang gagawin po natin. Pero this time, ma'am, kami na po ang kasama po ninyo. Tututukan po natin ito, ma'am. Okay? Maraming salamat po. Okay. Kayo, sir, meron po ba kayong panawagan dito po kay Sir Jason Embuido po? Ay, kung magpapakita siya, magpakita na siya at mag-usap na lamang kami ng pareho kaming dalawa na lamang para wala nang marami pang kung ano-ano pang rekutikos na ano dyan. Magpakita siya, mag-usap kami. Bahala na sa amin kung sino matira na lamang. Okay. Mahal ko yung pamangkin ko, pinatay mong lintika. Wala ka rin buwang sa mundo. Dapat sa'yo mamatay ka rin. Alam mo, ang taas ng pangarap ng anak ko, pero ginanon mo. Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataong magsabi sa akin. Oo, nagkamali ako kasi hindi ko man lang siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag kasi kasalanan mo. Lagi mo siyang, pag gusto magsalita ng anak ko, niyayakap po kasi huwag na daw kaming mag-away. Kasi napapagalitan ko siya, lagi siyang wala sa bahay. Yun pala, dahil sa'yo. Kaya ayaw niyang umuwi ng bahay, dahil sa'yo. Dahil daw may demonyo daw sa bahay. Nagkukwento siya sa mga klase niya. Ganon. Kaya pala, palaging nasa tambayan yung nandun sa mga kaklase yung bata. Natatakot ng umuwi dahil sa lalaking niya yan. Po. Demonyo pala yung hayop na yan. Ayun, sige, Shari ha. Sir, ma'am, ganun na lang po muna ha. I-monitor po natin yung investigasyon nung kaso nung kay Crizel at sana no makamit natin yung hustisya na para po sa kanya at matahimik ang kanyang kaluluwa. Okay. Sige po, salamat po ma'am at muli po ang aming taus-pusong pakikiramay. Kakausapin po namin kayo ma'am doon and papa-assistihan po namin kayo ng reporter po ni Senator Raffy Tulfo. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po. Maraming po salamat. Maraming salamat po sa inyo. Kasi po kami mabibigyan ng hustisya yung aming pamangkin. Yes po, opo. So, Shari, no, base dun sa mga nakuha nating information, I think sana maging paalala rin to sa lahat ng mga magulang na from time to time, kamustahin po natin yung ating mga anak. Yes. And especially pag mga ganyan. Kasi dito, kaya pala hindi umuwi yung bata, no, ginagabi na sa labas kasi meron nga pala siyang iniiwasan, apparently. Merong takot. Problema. Opo. Akala siguro ng magulang is parang swail or whatever. Mm. Pero hindi pala, no? So I think sana maging paalala po to sa lahat ng mga magulang dyan. Kamustahin po natin madalas yung ating mga anak. Opo, tsaka sa generation ngayon, kumbaga yung generation po kasi ng ilang kabataan po ngayon is mas kailangan nila ng emotional support galing po sa kanilang mga magulang. Tama yan, Shari. Opo. Sige po, at ang oras po natin, 2:39 po ng hapon, at ang oras po mga kapatid ay hatid po sa atin ng Move It, Discarding Tapat and Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa and Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. And mapapasummer ride and drive for more ka talaga with your family and barkada when you win 20,000 pesos worth of fuel for 4 wheels and 10,000 pesos worth of fuel naman po para sa mga meron po nga motorcycle. Mas pinasaya po ang summer trip dahil may bonus prizes po na 3,000 pesos food vouchers and 5 customized jerseys for your group. At hindi lang po isa ang mananalo kada buwan, kundi apat mga kapatid. To join, download the Clean Fuel Rewards app now and use it whenever you gas up. And the more you gas up, the more chances for you to win. Pag-gas na po kayo sa Clean Fuel, Quality Fuel for
less. 2:41 ng hapon, dyan lamang po kayo. Idol, idol. Ikaw ang idol ko. Ano ba? Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Isuzu Travis. Transcend your business. Narito ang Radyo 5 True FM News Update. Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA ang pagpapalipad ng Beijing ng Long March 8 rocket at ang mga debris nito ay maaring nahulog na sa ilang bahagi ng Pilipinas. Miyerkules ng umaga nang ibalita ang rocket launch na nangyari sa Wenchang Spacecraft Launch Site sa Wenchang, Hainan, China, bandang 8:31 AM oras dito sa Maynila. Naibahagi sa gobyerno ang mga detalye ng rocket drop zone sa pamamagitan ng isang notice to airmen. Nagpakalat naman na raw ang PhilSA ng pre-launch report sa mga ahensya ng gobyerno at otoridad bago pa mangyari ang pagpapalipad ng rocket. At yan ang balita. Ako si Arnold Ray para sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Isuzu Travis. Transcend your business. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with a star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa beefy sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star! Ay, momski! Teka! Ano'y kinakain mo? Yan ba ay... Star corned beef! Star sulit! Kaya try nyo na! Kamote! Kamote naman. Try mo to! Ha? Ang mura naman! Dito ka na! Sa mapapamura ka talaga! Move it! Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with a star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa beefy sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star! Ay, momski! Teka, ano'y kinakain mo? Yan ba ay... Star corned beef! Star sulit, kaya try nyo na! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan
at supermarket. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na, sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 2:47 po ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa Radyo. At mga kapatid, nais ko lamang pong batiin ang napakagandang staff ng Senate. Office po ni Senator Rafi Tulfo, si Ate Ivy Bernardes. Happy birthday, Ate Ivy. We love you so much. Happy birthday. Happy birthday to you. Yung bangs ko daw, sabi ni Direk. Happy birthday, Ate Ivy. And we miss you. Miss na rin namin yung ano mo, bebe loves mo. Ayan. Happy birthday, Ate Ivy. Ayan, from Team Rafi Tulfo in Action. Iba pa po kasi yung Team Senate. Ay, isama mo na rin yung Team AXIS. Team AXIS, iba pa yung Team AXIS. Iba pa ang Team District 2. So, ayan. Opo, syempre sa AXIS, mga kapatid, happy viewing kay Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXIS Party. Sila Attorney Pao, sila Miss Annie, Attorney. Ayan, opo. And sa lahat po no, ng mga concerns, especially for our OFWs, maaari lang po kayong kumontak sa aming landline. Ito po ang naka-flash sa inyong screen, 8293-9209 at meron din po kaming mobile na available rin sa WhatsApp and sa Viber. Ito po ang 0917-899-5000 at maaari na rin po nating i-follow and like no at mag-message kung kayo po ay may mga kailangan o mga problema gusto niyong ilapit sa amin. Ang Facebook page po na nag-iisang si Congresswoman Jocelyn Tulfo, ayan po naka-flash sa inyong screen, siya po yung naka-white Filipiniana at siguraduhin lang po natin na ang ating i-click ay yung may blue verified mark. Ayan po. So, i-follow nyo na po ang official Facebook page po ng nag-iisa nating Congresswoman Jocelyn Tulfo. At mga kapatid ha, paalala lamang po, meron lamang po tayong announcement. Kung meron po kayong kakilala o kayo po mismo ay tutungo sa aming tanggapan, sarado po ang aming Action Center sa March... Okay, paki. Ayan po. March 25, March 26, March 27, March 28, March 29, and April 1, sarado po ang aming Action Center. Bilang ito po, ay, dahil nga po ay Holy Week, so sarado po ang aming Action Center March 25 hanggang April 1. Pero mga kapatid, tuloy-tuloy nyo pa rin pong mapapanood ang Wanted sa radyo at mapapakinggan sa 92.3 and live pa rin po kami ninyong mapapanood sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel and Facebook page. Ayan po, sarado po yan mga kapatid. So kung kayo po mga kapatid ay nagbabalak po na gumawi sa aming tanggapan, April 2 na po ang bukas po ng aming Action Center. Ayan po, paalala na lamang po daw, ipopost din po namin yan sa Facebook page po ni Senator Rafi Tulfo.
Okay. Ito po, Atty. Good news lang din po tayo. Kahapon po kasi kami ni Atty. Pao ay may pinanawagan po kung saan may nagsoli po sa ating tanggapan na si Mr. Eddie Ramos na isa pong Grab taxi driver. At napulot niya nga po ang isang wallet kahapon, March 19, alas 10 po ng umaga sa Maybandia, Makati. At ang laman po nito ay may mga pera po at mga ATM, mga IDs. IDs, madalas. At ang may-ari po ng wallet ay si Ma'am Nichelle Colyantes. Sabi ko pa kahapon, siguro ito po ay isang OFW. Okay. Opo. Ngayon, Atty. Nasa studio na po natin si Mr. Eddie Ramos, ang driver po natin. And ang may-ari po ng wallet, si Ma'am Nichelle Colyantes. Kasama niya po ang kanyang mabutihing asawa na si Mr. Ernesto Colyantes. Magandang hapon po. Magandang hello po. Good afternoon din po. Ayun po. So siguro, kausapin muna po namin si Sir Eddie Ramos. Ma'am, sir, paano niyo po nahanap ang wallet po ni Ma'am Nichelle po? Bali mama, tinataha ko po yung kahabaan ng Bendia. Nung malapit na po doon sa corner ng In Garcia, sa malapit po doon sa Nicanor. Jazz Mall. Ayun, nakita ko po siya sa gitna ng daan. Hindi sa taxi. Hindi po. Sa gitna ng daan mismo. May pasahiro po ako. Ibang pasahiro. Opo. So binabaan ko nga po kasi parating yung jeep, baka masagasaan din. Nagmadali ako. At dinampot ko nga. Nakita ko po na yun nga, may laman na pera. At yung kagad-agad naman po eh, hinahanap ko yung pwedeng kontakin pero wala po eh, walang number. So, kaya mas maganda po nung ibinaba ko na po yung pasahero ko, kagad-agad pong tumungo ako dito sa kay Idol Rapitul po, station po. Okay. So, linawin lang natin at yun, yung mga kapatid, hindi po nahanap ito ni sir sa kanyang minamanehong taxi. Ito po yung nahanap niya sa kalsada. So, ang may-ari po, mga kapatid, ay si Ma'am Nichelle Colyantes. Natama nga po kami na isang nurse po sa Saudi. Magandang hapon po, Ma'am Nichelle. Magandang hapon, ma'am. Okay. Ma'am, paano niyo naman nahulog itong wallet? Nung pagbaba ko po ng jeep, opo. Nasa lap ko lang po kasi yung ano, opo. Okay. Tapos hindi ko na po naramdaman nung pag-step ko dun sa ano, bago ako bumaba. Nahulog na lang po. Kailan niyo po napansin, ma'am, na nawala na pala ang wallet po ninyo? Nung nakababa na po ako, tapos umandar na po saglit yung sasakyan. Tapos doon ko po napansin na wala na nga po yung wallet. And then, binalikan ko po yung jeep, actually. Tapos, tinanong ko yung mga ano, yung mga pasahero, kung nakita nila. Wala pong sumagot. Kaya yun, nag-go na po yung sasakyan. Okay. Opa. So ma'am, ito po yung wallet po ninyo. Paki-check na lang po ma'am dahil again, si Clarice po ang last touch po niyan. Ako pala. Ang last touch po at baka makaltas po sa sahod po namin. Yan po mga kapatid, ay na-confirm naman po ng staff po natin. Tama naman po lahat. And ito po ay merong laman na actually kabuuan na 47,859 pesos. Malaki-laki rin, Shari. Opo. Galing po ba kayo ng Saudi, ma'am? Yes po. Bali, nakabakasyon lang po ako, ma'am. Okay. Sige po, ma'am. Check niyo muna po. Paano niyo po nabalitaan, ma'am, na nandito na sa Rafi Tulfo in Action ang wallet po ninyo? Kinontak po ako ni Sir Eddie sa Messenger. Okay. So nalaman din po ni ma'am. Nichelle Colyantes. At eto na nga, no, kita na sila dito sa mismong tanggapan ni Senator Rafi. Opo, ma'am, check niyo na muna po. Opo. Pero kayo Sir Ernesto, Sir Eddie, I'm sorry. Sir Eddie, yes, nung nahanap niyo naman po 'yan, ang una niyong naisip talaga is ibalik kay Sir Rafi dahil of course wala rin naman pagkakakilala, wala rin naman yes, contact or verification opo. Na rin, Shari. Opo. Yun po talaga ang isa sa naisip ko dahil hindi naman po abot ng aking kakayanan. Mas mahigit po talagang mapapabilis kung dito kay Idol Rapitul po ko po dalhin. Yun nga po. Talagang nanonood din po kayo. Listener po kayo. Sulit po tayo po. Lagi po ako nakamonitor sa inyo. Okay. And mabuti na lang sir, no? Isa po kayo sa mga mabubuting taxi drivers salamat po ngayon na sa kabila ng kahirapan din, hindi pa rin pinipili ang gumawa ng tama, Shari. Tama, diba? So, ma'am Nichelle.
Kayo po ay nakabakasyon lang po dito? Opo, ma'am. Kailan po kayo babalik, ma'am? Actually, flight ko na po sana ngayon. Pero nag-rebook po ako dahil nga po sa nangyari. Opo. So, after a week na po ulit. Ah, okay. So, ilang months po kayo or ilang days lang po kayo dito? 2 months po. Matagal na po kayo bilang isang OFW, ma'am? Ano isang nurse? Mga matagal-tagal na rin, ma'am. Saan po ba kayo sa Saudi, ma'am? Sa ASI region po. Ah, okay po. Si sir po, ano po ang trabaho natin, Sir Ernesto? Dati rin po ang OFW, ma'am. Sa Saudi rin? Saudi, Malaysia. Doon kayo nagkakilala? Hindi po. Ah, hindi naman. Dito na po. So, si kayo po, Sir Eddie, meron po, ay siguro si ma'am na po. Ma'am Nichelle, meron po ba kayong nais ibigay na mensahe po kay Sir Eddie? Siyempre po, nagpapasalamat po ko ng marami kay Sir Eddie kasi simula po nung nawala kahapon yung mga ano ko, eto nga po, iyak po ako ng iyak eh kahapon. Yes, tapos nung sabi ko sa messenger na lang po talaga. Mm-hmm. Tapos yun, nung gabi po, tumawag, nag-message po siya sa akin. Yun, sabi ko salamat talaga Lord kasi at least may natitira pang tao na kagaya niya na mabuting loob po. Tama, ma'am. Yun. Okay. Naging emotional na si ma'am kasi mahalaga rin po yung mga laman po niyan dahil kayo nga po ay isang OFW. Flight na po sana today ni madam. Kayo po, Sir Eddie, meron po kayong nais ibigay na mensahe kay Ma'am Nichelle? Siguro po, masasabi ko lang lamang ay ano. Lagi po talagang dubling pag-iingat. Higit sa lahat, siguro tawag tayo sa taas. Yun lang po ang pinaka isa sa mga sikreto para lalo tayong ingatan o anumang bagay na dala-dala natin. Ayan. Yun po. Okay. And sir, maraming salamat din po bilang dahil po sa katapatan niyo po. Ito po sir, 1,000 pesos po galing po sa Raffy Tulfo in Action. Pero sir, babalik pa po kayo sa ating thank you po. Awards, Gawad Katapatan Batch. Anong batch na si sir? 86. Yun po. Okay, kung saan bibigyan po namin kayo ng iba pang parangal, medalya, plaque, mga appliances, gadget, at kung ano-ano pa sir. Bilang pag-thank you lang din po namin sa katapatan niyo po sir. Salamat. Okay. Salamat po. Okay, sir, baka may nais kayong i-greet, sir, yung operator niyo po. Yun, shout out po sa aking operator, sa Jogar Transport. Ayun. At yung pwede pong mag-shout out yung misis ko. Oh, syempre, sir, baka magtampo naman si misis. Yes, yes. Nandito ka na eh. Shout out po sa pinakamabuti kong asawa, kay Lilian Ulaso Ramos. Yun po. Thank you, Ben. Ayun. Kayo po, ma'am. Meron po kayo nais i-shout out or wala. I-greet. Yung mga kasama niyo pong OFW, ma'am, din sa Saudi. Hello po sa inyong lahat. Mga friends ko po dyan sa ASIR. Yun lang po. Ayun. Kayo po, sir. Ako po. Binabati ko po yung mga anak ko at mga pamilya ko. Okay lang kami. Maraming salamat kay Sir Eddie. Ayan, sir. Sir, thank you po. Talaga pong nagwala na po kami kahapon talaga. Welcome. Salamat po. Sana po dumama po ang lahi niyo. Ayun. Okay. And sir, maraming salamat po. Ma'am, salamat po. At kami po ay natutuwa din po at naibalik na rin po yung inyong wallet sa inyo po. Okay? Ma'am, sige pwedeng... Po. Ay, sige po ma'am. Yes po. Konting pasasalamat lang po. Oh, oy, yeah, sir. Naku, marami na po yan. Magkano po yan, ma'am? 3,000 lang po. Pero, ay, wag. Wag niyo pong nilalang yan. Opo. Mahirap na pong hanapin yung 3,000. Opo. Kasi nga po, minsan ako din sa loob ng taxi, minsan nagninegosyo din po ako. Kasi bilang ano po, karagdagang income sa pagtataxi, nagbebenta po ko ng original na product ni Maritoni Fernandez. Ito din po yung barley. Opo. Ay, okay. Yun, opo, opo. Okay. Isa rin po ako sa nagtitinda. So, nagsa-sideline yes, po kayo, opo, sir. Opo. Okay. So, karagdagan. Siguro, sir, tanggapin nyo na rin po yan. Magpasalamat opo na din po kayo kay Ma'am Nichelle. Ma'am Nichelle, thank you very much. Yeah. Boss, thank you. Sa inyo po kami nagpapasalamat. Thank you.
Malaking tulong po talaga. Po. Hindi po maliit na halaga yan, sir. Alam niyo po, mahirap po ang buhay po ng isang OFW po sa Saudi. So, ayan sir. At magandang hapon po, Ma'am Nichelle, Sir Ernesto, and Sir Eddie. Yes po. Kakausapin po kayo ni Clarissa sa kabilang studio po. Salamat po at magandang hapon po. Ingat po kayo, ma'am. Sa inyo po. Attorney, salamat. Okay po. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Thank you, sir, ma'am. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you po. Okay. At okay. Ito po, mga kapatid, dako tayo. Ano ba? Kuya? Okay. Mga kapatid, ito po, uulitin lamang po namin sa mga nais pong pumunta sa aming tanggapan. Sarado po ang aming Action Center ng March 25, March 26, March 27, March 28, March 29 and April 1. Babalik na po yung operation po namin April 2 na po, mga kapatid. So, ayan lamang po yung aming announcement. Ipo-post po namin yan. Paki-share na lang din po sa ating mga kababayan. Okay? Si Ms. May Alba, nireklamo po niya. Okay, nireklamo po ang OWA. OWA. Okay, nais po niyang humingi ng tulong dahil nga po, attorney, sa matagal na pag-release daw po ng bereavement benefit ng kanyang namatay na asawa. January 11, 2024 pa daw po siya nakapag-submit ng document. So nais na lang po sana na ma-follow up po sa OWA. Hindi po nire-reklamo, ha? Ah, okay. Opo, humihingi lang po siya ng follow up, okay, ng tulong. At Ma'am Alba, Ma'am May Alba, maraming salamat po at magandang hapon, ma'am. Ano po ang nangyari po, ma'am? Good afternoon po, ma'am. Yes, ma'am. January 11 po nang kumpleto ko po yung requirements sa kanila. And then sinabi po nila sa akin to be advised na lang daw po ang pag-release daw po ng cheque. So sabi ko naman po sa kanila, bigyan nila ako ng certain month na para mag-follow up ako. So binigyan naman po nila ako ng slip. So sabi nga po nila sa akin, after a month, mag-follow up ako. Nag-follow up po ako sa kanila, pero ang salita po nila is okay naman daw po, kumpleto ang requirements ko. And then ang sabi nga po nila is gagawa pa raw po sila ng paraan para magkaroon ng pondo. Sabi ko, ba't gagawa ng pondo ang OWA since na ang dami nating mga OFW na araw-araw lumalakad. May pondo yan, sabi kong ganon. Eh ma'am, talaga pong ganon na talagang wala pong pondo ang OWA. Okay po, so mag-iintay po ako ng another month. So tumawag po ako no second week ng March, which is a second month na po. Sabi po nila is for check-in na po. Sabi po nila, nang last week naman po, ang salita naman po nila sa akin is for processing. So, until kahapon po, tumawag ako, ang sabi po nila, ma'am kasi sorry po, wala pa rin po kasing pondo eh, mangangala pa po tayo ng pondo. Para po kasing para sa akin na 37 years na naglingkod bilang OFW asiman ang mister ko, kawawa naman po yung mga ibang kababayan natin na dahil lang po doon sa 60 years old na sila, na hindi na po sila ma-employ, hindi na po sila matanggap na mga principal dahil nga po doon sa age nila. Kaya lang po tumigil na as OFW. Now, ngayon nga po, namatay yung husband ko. I mean, ang sinasabi ko lang, magising naman po sana ang ating mga OWA. Okay, ito na ma'am. Saglit lang po, no? Pasensya na po. Nasa linya na po natin si Mr. Patrick Santos, ang OWA Welfare Officer po, Officer 2 ng San Fernando, Pampanga. Magandang hapon po, Sir Patrick. Magandang hapon din po. Okay. Ayan, magandang hapon, Sir Patrick. Si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Sir Patrick, nandito si Ma'am May Alba. Ma-follow up lang po sana namin yung bereavement benefit para naman sa kanyang namayapang asawa. Ano na po ba status, Sir Patrick? Actually, sir, may check-in na po siya. For pick-up na po yung check-in niya. Opo, okay na po. Nung hinanap ko po ito kanina sa itaas, ang nagkataon lang po, nung nag-follow up siya dun sa mga tao namin dito, ang na-check po na list nung kasama namin is yung lumang listahan dun sa isang land bank account. Kaya ang sinabi po is wala pang pondo, hinihintay pa. Ngayon pala, meron po silang ginawang bagong account dito po sa isang land bank po dito malapit sa branch namin. Nandun po pala yung pangalan niya. Kaya kanina, nung bineverify namin, nakita namin na may check-in na siya.
At actually, kasama na siya sa mga ipetext dapat na available na yung cheque. Ayun. So, available na po. Tama, no, Sir Patrick? Opo, available na po. Pwede na po niyang kunin bukas? Pwede po, ma'am. Pwede po. Ayun, sa pinakamabilis. Ma'am, available na po yung cheque po ninyo for pick up na. Ready na, Shari. Okay po. Maraming salamat po, Mr. Patrick Santos. At least po, through sa inyo, nabigyan na po ng sagot po yung talaga pong katanungan ko na kung bakit wala pong pondo, magkakalap pa ng pondo. Sana po hindi po ganun. Kasi napakasakit po sa isang OFW na malaman pong wala pong pondo ang OWA. Okay na maraming po, salamat po. Huwag na tayong ma-stress. At least makukuha na natin ang cheque, sir. Cheque, ma'am. Okay, and Sir Patrick, maraming salamat po at magandang hapon po. Opo, maraming salamat po. Sir, maitanong ko lang po kung okay lang po na magkano po ba yun? 20,000 Wow, ma'am, huwag niyo pong ilalang yung 20,000 Okay po. Opo, maraming salamat po, Sir Patrick. Magandang hapon po. Opo, maraming salamat din po. Ayun, so meron lang palang parang miss, ano ba tawag doon? Misunderstanding, Shari. Mm-hmm. Ibang listahan po pala yung na-check nung kayo po ay nag-follow up. Opo. Pero ayan, no, yung OWA naman po natin, especially sa mga nilalapit natin, Shari, mabilis naman po umaksyon ng ating OWA. At ma'am, pagkalapit po ninyo, ayan, na-confirm po natin, ready for pick up ang inyong cheque. Thank you ayan, po so sa bukas inyo. Na bukas, ma'am, ha? Umaga bukas, makukuha nyo na po yung cheque po ninyo. Thank you po ayun. Sa inyo. Thank you salamat po sa inyo po, Nay. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Thank you po. Ayan po. Action agad, Shari. And especially, no, pag mga OFW, Shari, mabilis ang action ng RTIA. Especially, yan ang gustong-gusto po ng ACCIS part list. Kaya inuulit ko lang po, ha, sa lahat po ng mga OFWs at sa kanilang mga pamilya, kung mayroon po silang mga concerns, ang amin pong hotline na pwede nyong tawagan, 8293-9209. At ang amin pong mobile, nasa screen po ulit. Pwede po yan tawagan via Viber or WhatsApp, 0917-899-5000. Ayan. Okay, and syempre, huwag niyo pong kakalimutan, mga kapatid. Ay, thank you very much, Attorney Pao. Nag-message si Attorney Pao. Kasi ito po yung, kung maalala niyo, Attorney, yung final-up natin noong Lunes. Ito po yung may kaugnayan po doon sa mag-ina na kung saan yung anak niya po isang Japanese. Naasikaso na po ng ACCIS yung kabayaran po para doon. Yung sa funeral, yung burial po, assistance. And gayon din po si Senator Raffy Tulfo po, ayan, nagbigay din po ng 90,000 pesos cash para po doon sa pamilya, sa naiwang pamilya po ng mga biktima. Ayan, Shari. Ayan. So, salamat po, Attorney Pao, and Miss Annie, and of course, si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Okay. At newsbreak muna po tayo, Attorney, at magbabalik po ang Wanted sa radyo at ang oras natin, 3:08 ng hapon. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng BDO. May common misconception po tayo, mga kapatid, sa mga nagiging biktima po ng scam. Ang akala po natin, mga senior citizens lamang po. At hindi pamilyar sa paggamit po ng internet. Kaya mabilis po na naluloko ng mga online scammer. Yung iba po sa atin, ang iniisip porket marunong sila sa gadget at internet po, ay hindi na sila maluloko ng mga scammer. Maling attitude po yan, mga kapatid. Tandaan po natin na nagle-level up din po ang style ng panuloko ng mga scammer. Para hindi na mangyari na tayo po ay mabiktima, narito po yung ilang tips na dapat po nating tandaan. Una po, mga kapatid, wag na wag niyo pong i-share yung inyong bank account information tulad po ng username, password, o OTP. Ito po yung one-time PIN. Pangalawa, wag na wag niyo pong i-click yung link na natatanggap po ninyo sa email o sa text. At pangatlo, lagi po nating tatandaan na hindi po tatawag sa inyong bangko para alamin at kunin po ang inyong bank account details. Be smarter than a scammer with BDO Stop Scam. Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol po sa iba't ibang uri ng scam at paraan para maprotektahan ang inyong mga account, i-type niyo lamang po ang www.bdo.com.ph. At yan po ay isang paalala mula po sa BDO Unibank. And ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Barley. Feel amazing with Amazing Pure Organic Barley at bumili na po ng Amazing Pure Organic Barley sa lahat po ng lihiti mong IM distributors. And Federal Tires, 877-200-00 para mahanap po ang pinakamalapit na Federal na tindahan. Diyan lamang po kayo at magbabalik po ang Wanted sa radyo. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo.
Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with a star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa beefy sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Taray, momski! Teka, ano'y kinakain mo? Yan ba ay star corned beef? Star sulit, kaya try nyo na! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ngayong Fire Prevention Month, narito ang isang fire safety tip. Kapag lumaki ang apoy at hindi na kayang patayin ng madalian, gawin ang mga sumusunod. Hanapin agad ang exit ng gusali at lumabas agad para maiwasang makulong sa loob ng nasusunog na gusali. Ipagbigay alam agad sa Bureau of Fire Protection o BFP upang agarang sumaklolo ang firefighters. Isara ang pinto ng gusali upang maiwasang kumalat o lumaki ang sunog. Kung kinakailangan, tumulong sa pagsugpo ng apoy. Isang fire safety tip sa Radyo 5 True FM in observance of Fire Prevention Month. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Isang taon na po tayo! Isang taon ng totoo sa pagpapasaya! Alam mo, may talong ako sa inyong dalawa. Kayong dalawa ba ay willing na hindi lang sa calling-calling mag-usap? Okay po, willing na willing po ako, Tita Lay. Actually, matagal ko na nga po itong nahantay. Isang taon na rin totoo sa pananalig at pananampalataya. Huwag kang magmadali kahit meron na kayong schedule ng kasal sa simbahan. Huwag mong apurahin, maaari kang umatras kahit doon sa oras ng kasal mismo. Pupwede kang umatras. Ang mahalaga kung aatras ka, solido ang mga dahilan mo na hindi karapat dapat pagtiwalaan ang boyfriend mo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Radyo 5 True FM. Isang taon ng totoo sa inyo. Dito tayo sa totoo. Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. $25,000.
1,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 3:15 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa radyo. Attorney. Ayan, Sherry, bago tayo pumunta sa next case natin, binabati ko po ng happy birthday si Sir Eddie Camara. At happy viewing din sa ating mga avid listeners, Yari. Ang mga coaches ko to sa table tennis, si Coach Jane Evalianado at si Coach Dennis. At good luck na rin sa mga teammates ko, sina Edria at si Joshua. And finally, magandang hapon dito sa kay Tita Adoracion, kay Judge Bon, kay Ate Cathy at sa pamangkin ko, ang pogi kong pamangking si Diet. Magandang hapon sa inyo. Happy, happy viewing po. Ay, pasensya na po. Yung mga nag-message po pala sa akin kahapon sa aking Instagram, sorry po, babawi po ako bukas. I-greet ko po talaga kayo. Dami kasi nagpapa-greet. Ayan, iisa-isahin ko po talaga. Pasensya na po. And ito po si Ma'am Mary Ann Paclibar. Nananawagan po siya, attorney, na mahanap po ang kanyang anak. March 9 pa po ito nawawala at huli ba daw pong nakita sa may Cubao bus station March 12 alas 6 ng umaga. Si Jamaica Paclibar ay 18 years old po ay huling nakita. Suot po ang brown long sleeve, black pants at meron po itong dalang backpack at meron tayong video. Okay, pwede ba nating mapanood? Bus station po yan, ma'am, ng alas 6 ng umaga. Opo, opo. Bus station po yan po ng ano, ng sa Genesis po. Okay. Sige po. Ma'am, magandang hapon po. Baka pwede niyo pong ikwento kay attorney, ma'am? Ano po kasi, nung March 8 po, birthday po niya, umalis po kami. Tapos kinabukasan po ng March 9 po, akala ko po nasa bahay lang po siya. Nasanay po kasi na pagka Sabado po, natulog lang po siya ng tanghali po. So, nung kakain na po kami, wala na po pala siya sa kwarto po niya na umalis po. Tapos, nalaman ko na lang po na naghanap po siya ng trabaho online. Tapos, kumbaga, hinanap po namin siya. Ngayon, nabuksan po ng kapatid niya yung Facebook po niya. Ngayon po, may nag-ano po doon na Jocelyn, hindi ko na po matanong yung apelido po niya na ano, na nag-hire po sa kanya ng trabaho galing po ng Baguio. Nakarating na po siya ng Baguio, binigyan po siya ng ticket saka ng pera. Pero ang pinagtaka ko po kasi nung nakita ko po yung number po niya, tinatawagan ko po, hindi po agad niya sinagot. Nasagot po niya yung ano oras na po yun, hapon na po, eksakto po, nandun na po kami sa ano, sa bus station po. Kita po namin CCTV gabi na po kasi na tulungan po kami na mag-assist ng Station 10. Gabi na rin po kasi yung bus station po na ano, pabalik-balik po nila ako na patawid-tawid po doon para magkuha po ng assistant. Noong una po, mayag sila ng barangay, tapos nung bandang huli, hindi na po. So, kaya yun na po yung pinakahuling kita namin sa anak ko na nung ano na po sa bus na po ng Genesis, yan na po yung huling ano namin na balita sa kanya. Ngayon, wala na po kaming contact, wala na pong tawag, kahit message, wala po. Okay. Sherry, no, nakikita ko tong video dyan ngayon sa screen. Ma'am, ang sa akin, Sherry, parang kilala niya yung sumunod sa kanya eh. Yan, no, parang lumingon pa nga eh. Kilala niyo po ba yan, yung nakapula na yan? Hindi po. Parang may kasama. Oh, hindi kanya kasama niya 'yan, oh. 'Yan oh, naglalakad po siya papunta palapit sa camera. Ayun, lumingon pa nga, oh. 'Yun nga po, hindi po naman kasi nagtagong-tago po ang mukha po niya, tsaka naka-face mask po, naka-jacket, hindi ko po siya talaga kilala po. May karelasyon po ba itong inyo pong anak? Wala po. Kasi nung pinabuksan ko na po yung FB page kasi nabuksan po ng kapatid niya yung kasi naiwan po niya, parang naglagay po siya ng password dun sa papel kasi makakalimutin po yung anak ko. So, nagkalkal kami ng gamit niya. Nakita po yan na yung password. Titry namin. Yung unang-unang pong lumabas yun, yung message na
nakarating na daw po siya. Tapos yun, na nag-visit sa akin, nakabigay po ng pera. Pero to, ngayon po, wala. Hindi ko na po makontakt yung tao na nagsabi na nakarating po siya ng Baguio na nagbigay ng pera. Wala na po kaming contact. Okay. So, ma'am, yung intindi ko dito is parang naglayas, no? Yung anak po ninyo, si Jamaica Paclibar. At siya ay, oh, well, 18 years old po. Kaka-18 lang po ng inyong anak. Okay, so, meron po ba kayong naging pag-aaway or hindi pagkakaintindihan sa bahay? Wala po, kasi nung ang iniwan niya pong sulat, para pong nag-struggle siya sa school. Yun lang po yung ano niya, parang nahihiya daw po siya. Ang inaano po, baka po nabuyo o na kasi hindi na nga po nakapasok kasi parang bumagsak po ata ng first sem. Okay. So inaano ko po na... Ah, so may, yun siguro pinoproblema niya yung... Opo, eh siguro study. Nahiya na po na magsabi sa amin kasi ang papa po niya stay in sa trabaho, kami lang po magkasama, eh yun po, di siguro nahiya siya kung magsabi sa akin na gano'n na po yung sitwasyon niya. Baka po nabuyo na rin po sa labas na ano na yung... Opo. So gusto niyo malaman, gusto niyo lang malaman kung asan na siya, kung ligtas opo, pa po. Kung, opo, yung kasi inyong anak. At ang sabi niyo kanina no, na buksan niyo po yung kanyang messaging opo. Application at na-confirm niyo na siya ay napadpad nga ng Baguio? Opo, 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 napadpad po ng Baguio. Nakausap pa po yung tao na yun, pero ngayon po totally wala na po siya. Hindi na siya nakikipag-cooperate. Kung may balita po ba siya sa anak ko o kumokontak, tinatawagan ko po, ayaw na po. Hindi na rin po siya nag-text o nag-chat-chat. Hindi naman siya nagtatampo, kaya ayaw niya kayong replyan or... Wala naman po kasi. Wala naman. Birthday nga po niya ng March 8, nag-celebrate pa po kami na lumabas pa po kami pumunta ng Santa Lucia. So wala po talaga akong idea kung ano pong... Okay. Ano well, po. Ma'am, base naman dun sa napanood po natin na footage... Okay. Parang hindi naman siya dinakip, no? Parang of her own volition naman, no? Na talagang umalis po itong si Jamaica. At ayun na nga, no? Parang naghanap na nga rin ng trabaho. Parang ganun ngayong lumalabas. Pero of course, siyempre, bilang isang magulang, naiintindihan po namin ang inyong concern. Opo. So, na-coordinate na po ba natin ito sa ating mga kapulisan? Opo, nagpunta na rin po ako ng pulisya ng... Pulis ng Baguio? Hindi ba po, pulis po ng Antipolo po Antipolo muna. Antipolo muna. Opo, tsaka ng barangay po. Kasi nung sana po kami ng pulis ng Baguio po, eh tinry ko na muna po na, kasi sabi nga po, nakapunta na po ng Cubao. Sinubukan na muna po namin matrack sa CCTV kung talaga po nakababa po ng Cubao. Kasi kung hindi po, didiretso po ako ng Baguio. Doon na po sana kumaga Ah, wait lang. So yung footage na yan sa may Cubao bus station. Opo. Galing na siya ng Baguio or papuntang Baguio? Galing na po siya ng Baguio. Ah, galing na ng Baguio. So nandito na po siya. Opo. Okay. So, okay. Ito po. Makakausap po natin ngayon sa linya si Ma'am. Sir, saglit po ah. Saglit. Okay. Inoward ko po kay Ma'am lahat ng information, pati po yung sa ticket niya, yung picture niya nung hinatid ko po siya ng pasalamat niya, naawa pa kami sa kanya. Yung boss ko kasi nagsabing maawa. Ihatid doon, binigyan ng pamasahe pabalik ng Manila, hindi naman pala bumalik dyan. Ah, okay. So, nasa linya po natin no, si Ma'am Josie Fayangkaw. Opo. Opo. Siya po yung huling nakausap ng inyong anak sa Messenger. Opo. Sinat ko po Messenger. Siya kung opo. Okay. So, Ma'am Josie, ang sinasabi niyo po sa amin, binilhan niyo ng ticket itong si Jamaica, yes, pabalik ng Manila. Yes po. May sinend po na picture po sa kanila. May sinend ako kay Madam. Okay. So, kino-confirm niyo lang naman no, Ma'am Josie, na nanggaling na talaga siya ng Baguio. Nanggaling po, nag-apply po siya kasi dito sa amin. Dahil nabasa lang niya na hiring po kami dito. Okay. Pero Ma'am Josie, parang na-mention niyo rin kanina, hindi niyo naman inakala na hindi pala siya tutuloy papuntang Manila? Tama po ba yung pagkakarinig ko? Ay, kasi nga, ang message po niya sa akin, nagpasalamat pa siya sa akin dahil nga po tinulungan namin siya na binigyan ng pamasahe. Tapos ang last na message po niya sa amin, nandito na po ako sa amin. Yun po yung message po niya sa amin. Okay. Ano po yung in-applyan niyang trabaho po sa inyo? Nag-a-apply po siya ng sales lady pero hindi nga po namin kinuha kasi nga po, ano po siya, 18 years old pa lang. Okay. Yes. Kaya well, sabi na, yun nga, nalaman namin nung dinala namin siya sa police station, ayaw din niyang ayaw po niyang dalhin siya sa DSWD.
Kaya ang ginawa namin, kasi gusto niya matulog lang siya sa labas. Eh sabi namin, delikado kasi babae po siya, tsaka bata. Ma'am, bakit po siya dinala sa police? Eh kasi nga po, hindi naman na, wala po siya matutulugan, alang ang iuuwi ko siya. Tinulungan lang po namin. Kasi nga po, eh sabi ng police, dadalhin sa DSWD, eh ayaw din naman po nitong ano nga po, no, nitong anong pangalan, Jamaica? Jamaica, yes po, oo. Ayun po. Ayun. Yun lang po alam namin, na hanggang doon lang po. Pinag-pray pa namin siya doon sa ano, sa may bus station po. Binilihan ko siya ng ticket niya, pabalik dyan, pati po pamasahin niya na yung from bus station going po sa kanila. Ma'am Josie, anong police station po yun? Maaari niyo po bang sabihin sa amin? Anong specific na location? Dito po sa police station po, dito sa Baguio. Saan part po ng Baguio, Ma'am Josie? Dito po sa may ano ng Burnham Park. Burnham Park. Okay, okay. Sige. Siyempre, Ma'am Josie, no, nag-aalala kasi itong nanay. Siyempre, ang ginagawa lang naman natin dito, bilang kayo yung parang last contact, tinetrace lang naman natin kung asan na po itong si Jamaica. Pero nung nakita niyo po siya dyan, meron po ba siyang kasama? Wala po, mag-isa lang po siya. Kasi sabi nga po niya dun sa kwento niya sa police station, lumayas nga daw po siya kasi wala siyang mga magulang. Ang kwento po niya sa amin, patay na po ang tatay niya. Yung nanay niya, hindi na rin daw po niya nakikita. Yun po ang ano niya. Yung ang kasama daw po niya ay yung stepmother niya. Yung stepmother daw po niya, lagi siyang pinapagalitan kaya daw po siya lumayas. Okay, okay. At least may nakuha tayong information, Shari, dito kay Ma'am Josie. So, dinala po pala sa police station malapit diyan sa may Burnham Park ng Baguio. Hindi na po niya sa akin nabanggit po yun ni Ma'am Josie. Nabanggit po namin yun. Okay. Hindi na po nabanggit. Well, Ma'am Josie, no, salamat sa inyo. Pero huwag nyo naman sanang masamahin yung pag-aalala ng nanay, okay? So, tinitrack lang namin. Sa akin ng mga kamag-anak ni, kaya hindi ko na nga po inaano, hindi na ako nasagot sa lahat ng ano dahil parang kasalanan ko po eh. Okay, kaya nga po ma'am, no, at least dito na bigyang linaw po ninyo yung mga ginawa ninyo, at least yung pagtulong nyo pa dito kay Jamaica. Opo. Okay, sige. Ma'am Josie, no, kung baka makikakailanganin pa later ng mga information, sana na lang sagutin nyo po yung tawag namin. Kami naman ay magtatanong lang naman in case na para sa paghahanap dito sa kay Jamaica, ha? Okay po. Okay, salamat po Miss Josie. Yes. Sir. Akala ko po ba inano nila sa ano sa bus station kasi sabi nila i-check nila yung sa video kung bumaba po siya sa ano. Opo, na-plinay po namin kanina dito sa screen. Ayun nga po, nahagip po doon sa CCTV footage na nandito na nga sa bus station ng Cubao etong si Jamaica. Opo, doon okay. Na po siya sa ano, wala na po dito sa Baguio kasi nag-post din po ako na missing, paki-contact. Yung pinaward po ng mother na i-post ko po din. Pinost ko po sa Baguio Tungo ng forum. Sige po, Ma'am Josie Payangkaw. Okay po. Okay. Shari, I think sana may makausap na rin tayo from the police. Yes po, ito po attorney si Police Lieutenant Colonel Jun Paulo Abrazado, yung Police Station 7 Commander po natin sa Cubao, Quezon City PNP. Magandang hapon po, Colonel Abrazado. Sir Atty. JB, Ma'am Shari, magandang hapon po. Magandang hapon din po sa ating mga tagapanood. Ayan, magandang hapon po, Colonel. Sir, ilalapit lang po sana namin sa inyong tanggapan. Meron po kasing isang nanay nandito sa studio. Hindi niya mahanap, hindi niya malaman kung asan na yung kanya pong anak na babae, 18 years old, no, si Jamaica Paclibar. Sir, ano pong tulong na pwedeng maihandog po ng ating kapulisan? Sir, since ang napag-alaman ko po na accordingly yung last scene po daw, kanina po lang po nalaman na sa Genesis bus station daw po na huling nakita yung anak na si Jamaica. Yes po. So actually po sir, may malapit po tayo yung police outpost sa katabilang po noon sa 5-star outpost. Ngayon at ngayon po sir, kaya po nating masimulan yung backtracking niyan. Malaman lang po natin ang mga detalye ng incident sir. Ayan. So ma'am, no, narinig nyo naman po si Lieutenant Colonel Abrazado, yung ating kapulisan ay agad-agad naman na-action para mahanap po ang inyong anak. Opo, pero po. Lieutenant Colonel, na-mention po kasi kanina nung last contact nitong si Jamaica na hinatid po niya itong si Jamaica dun sa may police station malapit sa may Burnham Park.
baka pwede po sana makipag-coordinate din tayo doon sa police ng Burnham Park para at least maging malinaw sa atin kung ano ba yung naging yung tracking, no? Yung ano ba yung naging eksena doon mula sa Baguio papuntang Cubao. Baka may in-advisean sila na pupuntahan niya or may nasabi po siya na matutuluyan po niya. Opo, Atty. JB, at kayang-kaya po nating makipag-coordinate directly sa mga police station na napuntahan niya para hindi po tayo magsimula sa zero. Susundan po natin yung mga latest backtracking nila at iugnay po natin yun kung anong meron tayo dito makuha ang impormasyon sa Cubao. Ayan, ayan, maayos. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel Abrazado. Maraming salamat po, Atty. JB, and Mamsari po. Ayan. So ma'am, narinig nyo naman no, from the police department, okay, na ipagbigay alam na po natin sa kanila. At sila rin po, yun na nga, yung pinakamalapit na outpost doon sa last known location niya dyan sa may Cubao, eh magkakandak na rin ng paghahanap. Sana mahanap natin po ang inyo pong anak. Pero in case, baka naman kasi nakikinig po siya ngayon dito sa atin. May mensahe po ba kayo sa kanya? Sige, okay, message. Nak! Kung nakikinig ka naman, be, sana magparamdam ka man lang na kung nasan ka, kung ayaw mo umuwi, ayos lang. Basta malaman ko lang kung okay ka. Kung may trabaho ka man, o kung may tambo ka, magsabi ka. Kasi wala ka talaga akong alam eh. Kasi sa totoo lang, nakasaya-saya mo pa nung, ano eh, nung birthday mo. Hindi ko naman akalain na aalis ka eh. Nak naman, sana kung nasaan ka man, magsabi ka, mag-text ka o mag-chat ka, na ipaalam mo lang sa amin na kung nasaan ka, kami ng papa mo hindi na kayo makatulog, wala na ako naman nakain. Sana naman nakapagparamdam ka eh, alam mo naman na nawala ng ate mo, kaya turumang-turama na po ako na mawala na naman po ako ng isang anak. Kung nasaan ka man o naririnig mo ano napapanood, sana kung may nakakilala, sana po eh, pakikontak na lang din po ako. Sa'yo, Nak, sana magparamdam ka mo lang o tumawag na ipaalam mo kung ano nangyayari sa'yo. Yun lang, Nak. Okay. Ayan, Jamaica, ha? Kung nakikinig po kayo ngayon, yung magulang mo naman, eh, gusto lang masigurado na kayo po ay ligtas. Okay, nasa tamang gulang na rin naman kasi Shari, itong si Ma'am Jamaica. At in fact, naghahanap na nga rin ng kanyang pagkakakitaan. Pero of course, from the point of view lang po ng kanyang nanay, eh syempre gusto lang din niyang malaman kung asan. Nag-aalala kasi. Opo. So Ma'am Jamaica, kung nakikinig po kayo, or sa lahat po ng nakikinig sa atin, baka nakita nyo lang po si Ma'am Jamaica, maaaring i-report nyo po sa pinakamalapit na police station or outpost, or itawag po dito sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo. Ayan, so ma'am, babalitaan po namin kayo ma'am ha kung may matanggap po tayong information. Sa ngayon po, magtitiwala po tayo sa lahat ng aksyon na ginagawa ng ating kapulisan. Opo. Tumutulong na po lahat din po ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Okay. Opo po, salamat po. Okay po. Sige po ma'am, ipagbibigay alam po namin sa inyo ma'am ha, pag nakakuha na po kami ng update from the Station 7 QCPD, dahil sila naman po ay makikipag-coordinate din po sa PNP Baguio. Okay ma'am, tututukan po natin ito ma'am para mahanap po natin si Jamaica. Opo. Sige po, salamat po salamat ma'am. Salamat din magandang po. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Okay. At news break muna po tayo at yun at magbabalik po ang Wanted sa radyo. At ang oras po natin ay 3:33 po ng hapon. At ang oras po mga kapatid ay hatid po sa atin ng Samsung Plus Herbal Capsule Gold. And ang bahaging ito ay hatid din po sa atin ng Sogo. Going every week po ang relax mode sa Hotel Sogo. Meron po silang 49 branches, mapa Metro Manila o probinsya man po ang gala. Hotel Sogo po ang sagot dyan. At just text HSVIP space WNTD radyo to 225687. And for more information, maaari po kayong tumawag sa 87900900 or visit www.hotelsogo.com. Magbabalik po ang Wanted sa radyo. Dyan lamang po kayo. Idol. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo.
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayong Fire Prevention Month, narito ang isang fire safety tip. Kapag maliit ang sunog, gawin ang mga sumusunod. Hanapin agad ang exit ng gusali para masigurong madaling makalabas ang mga nasa loob. Gumamit ng tubig, basang tela o fire extinguisher para patayin ang apoy. Ipagbigay alam agad sa Bureau of Fire Protection o BFP upang masigurong ligtas na ang gusali. Isang fire safety tip sa Radyo 5 True FM in observance of Fire Prevention Month. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Tuwing tanghali hanggang hapon, heart to heart, kasama si Kuya Boy. Alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, kay Christy at Romel Chica. Christy for Minute, alauna hanggang alas 12 ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo, wanted sa radyo, alas 12 hanggang alas 4 ng hapon. Cheryl Cossing, sagot kita, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita Pilipinas, alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes, tutok na sa Radyo 5 True FM. Ipagsigawan ang pinagdadaanan. Why hold back? Kung makakagaan naman ang kalooban. Si Nora, sabi niya, shout out sa sarili ko. Naku, kailangan kong bigyan ng lakas ang sarili ko kasi pagod na pagod na pagod na ako. Sabihin na yan sa inyong chika tita, Laila Chikadora. Kaya kayo mga bagets kayo ha, makinig kayo kay Tita L, makinig kayo kay Tita Laila. Yung mga nanay nyo, mahalin nyo yan ha. Shout out! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Sa bawat yakap ng ina, sa bawat ngiti ng kapatid, at sa bawat pangarap ng kababaihan, tunay na sumasalamin ang lakas at determinasyon na nagbibigay buhay sa ating lipunan. Sa buwan ng kababaihan, taas noon nating ipagdiwang ang kanilang diwa ng pagmamahal at pagsisikap na walang katulad. Happy Women's Month mula sa Radyo 5 True FM. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi naman hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Eh, totoo naman, mayroong ganyan. Oh, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, nag-aanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Dahil sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother Jun Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya. Hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM.
Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 3:39 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa radyo. At ito po si alias Nanay and si alias Nene. Humihingi po sila ng tulong na mabigyan po ng hustisya yung nangyari po na pangahalay sa kanyang anak habang siya po ay nasa ibang bansa. Si Nene po ay nasa pangangalaga ng kanyang lolo ng at lola nang mangyari po ang pangahalay. Magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon po. Okay, magandang hapon po, Nanay, no? So, na-mention lang ni Shari, no, na yung ito po si alias Nene ay nasa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Opo. Ma'am, asan po kayo nung OFW panahon? Po. Ah, OFW si Nanay. Opo. Ayun, so nakakalungkot nga po. Ma'am, ito, Shari, si Nene na lang yung tanungin natin. Opo, tinanong ko naman po siya and willing naman daw po siyang magsalita. Okay. Nene, baka pwede mong ikwento kay attorney kung paano nagsimula ito at sino ang gumawa po nito? Yung pinsan ko po, natatandaan ko po nun is 6 years old po ako. Then, yung time pong yun is nasa hospital po si Papa. Then, si Nanay naman po is may sakit din. E di si Lolo po yung nag-aalaga. Then, yung time pong yun, nasa pinsan po. Sa mga tito ko po kami pinaubayan ni Nanay. So 6 years old ka nung nag-umpisa? Opo. Itong pananamantala sa'yo. Ilang taon ka na, Nene? 13 po. 13 years old ka na. So 7 years nang nangyayari ito. Opo. Sa'yo. At sa lahat ng pagkakataon na yun, itong pinsan mo. Itong... Siya lang, yung pinsan mo lang yung gumawa sa'yo nito. Opo. Okay. Pero it took 7 years, no? Ito ba? So tuloy-tuloy ba yan? 7 taon na paulit-ulit na nangyari sa'yo yan, Nene? Halos taon-taon po. Taon-taon. Kailan po yung ano, eto na lang? Opo, yun last po is noon March 2023 po. March 2023, so last year. Ilang taon etong pinsan mo na to? Nasa 20 plus po. 20 plus. So may criminal liability na yan, Shari, ha? So at least yun ang kailangan nating i-establish by now. This is marital rape. Ay, sorry. This is statutory rape. Sorry, no? Statutory rape po etong nangyari na to. Pero alias Nene, wala ka bang ibang pinagsabihan? Wala po. Kasi nag-keep po talaga ako nun. Okay. Na parang... Natatakot kayo? Opo. Tinakot ka ba niya? Meron ba siyang pagbabanta sa'yo? Sa buhay mo o sa pamilya mo? Meron po. Yun pong time na yun is nasa ospital po si Papa. Then yung nag-aabiyad po sa Papa ko is yung Mama at Papa niya po. Then ang naiiwan lang po sa bahay is siya po, ako, tsaka po yung maliit kong kapatid. Then noong time pong yun, sabi niya po sa akin, ibibili niya ako ng candy. Tapos pag di po ako pumayag, hindi na po ako papupuntahin doon. Eh, natakot naman po ako nang kasi 6 years old pa lang po ako noon. Hindi ko pa rin po alam yung mga bagay na ganun. Then may pinanood po siya sa akin, yung tinatawag po ngayon na porn. Okay. Na ganun daw po yung gagawin namin. Hanggang sa bigla na lang po niya akong binuo sa may kwarto. Okay, okay. Tapos, so, Nanay, paano niyo po nalaman itong mga pangyayaring ito? Nung pong time na yun po kasi, nasa kababalik ko po ng Bahrain po sa ibang bansa po. Opo. Ngayon po, ayaw niyang pumasok, matigas yung ulo niya. Kahit ano po sinasabi ko sa kanya, hindi po siya nakikinig. Tapos sabi ko po, ibabalik ko siya sa Batangas, doon sa lola niya, sabi ko. Tapos nung po siya umiyak na umiyak, sabi na mami ayaw kong bumalik sa Batangas. Sabi ko, bakit ayaw mong bumalik doon? Eh, yung lola mo ang nagpalaki sa'yo, sila yung nag-alaga sa'yo. Mami ayaw ko doon sa Batangas. Sabi ko, gawa po ni Kuya Janjan. Sabi niya po, ano ka akong ginagawa sa'yo? Bakit ayaw mong bumalik doon? Yun nga daw po, mami na po siya na ganun nga daw po yung ginagawa sa kanya simula nung 6 na taon siya. Hindi ko po alam dahil 3 years old pa lang po siya, umalis na po ako ng bansa. Okay. Yung tatay po ba ni Nene, asan po?
Patay na po. Ah, nawala na rin. So talagang opo. Ang kasama lang talaga ni Nene Lumaki ay yung kanyang mga lolo at lola. Opo. Okay, at ganun na nga yung nangyari. Itong pinsan na to, eh, pinagsamantalahan po siya. Opo. Okay, na-report na po ba natin ito dun sa Women and Children's Desk ng ating kapulisan? Wala po. Dahil po nung bumalik po ako nung March, nag-ipon lang po talaga ako ng pamasahe dahil wala naman po ibang tutulong sa amin. Alright. Dito po talaga ako dumiretso. Opo. Kayo po ba? Sana po kayo nakatira ngayon? Si Nene Lalo? Sana po siya nakatira ngayon? Iniuwi ko po sila sa Malanay, Quezon po. Okay. So nahiwalay na natin siya dun sa kanyang pinsan. Opo. At na-confront nyo na ba itong pinsan na to? Wala po. Hindi pa? Aso ngayon pa lang niya malalaman? Pong, na nagsumbong na kayo? Hindi po. Yung pong lola niya, tinawagan ko po. Sobrang galit ko po. Natawagan ko po yung lola niya. Tinatanggi din po ng mga lola niya po. Yung pong lola din niya po. Na wala, hindi sila naniniwala? Hindi po. Nawala daw pong nangyayaring ganon. Tapos po, nalaman na din po nung tatay nung lalaki. Minessage po nila ako na parang inaano po nila ako na ayusin na lang kung ano daw po yung nangyaring ganun. Ayoko pong pumayag. Gusto ko po makasunong. Okay, ma'am, saglit lang po. No? Baka maputulong po sa linya. Ito po yung nanay po nung suspect. Nung pinsan. Yung pinsan po. Nanay po nung pinsan. Bale, kung pinsan yan, kaninong kapatid po to? Kapatid nyo or nung asawa? Daddy po nila, kapatid po. Oh, okay. Okay. Sige, so sa father side. Opo. Okay. Magandang hapon po dito sa nanay ng ating suspect. Magandang hapon po. Ayan. Ma'am, eto nga po, no? So may akusasyon dyan po sa inyong anak na pinagsamantalahan niya, hinalay niya ng 7 taon. Etong si alias Nene. Ano pong masasabi niyo doon, nanay? Nakausap niyo na po ba ang inyong anak? Ito po, sir. Totoo lamang po, sadyang hindi po namin kayang gawin sa aming pamangkin niyan. Lalo na po ng aming anak, kilala ng kanyang nanay, ang ugali ng aming anak, nag-iisang anak po namin niyo, walang bisyo, na hindi umabalita na napasama sa trouble. Okay. Hindi lang po namin matanggap kung bakit pinag-aapasuhan niya ang aming anak. Ma'am. Kilala niya. Ma'am, ano po yung sabi nung mismong anak ninyo? Ay, nang nagsabi ho sa akin, ang aking dianan, ay hindi ho kami makapaniwala na gagawin sa amin. At ang kaya ho namin nga pinipilit na umuwi, ang nanay ni Nene, ay dahil sa sobra na hong tigas ng ulo, pagala, ay pinipilit ho namin umuwi ang kanyang nanay para po siya po magdisiplina. Ay, sobrang tigas na ho ng ulo ng kanyang anak eh. Di may nangyari na din po kasi noong 3 years old yung anak ko. Kung okay. natatandaan nyo yun, te, yung 3 years old si Ineng nung bago ako umalis pa Dubai. Yung umuwi ako galing pagtitinda, galing ako sa palengke. Yung kinompront ako kayo, pati ang kuya, na hinuhugasan ko yung ari po nung anak ko. Dahil po eh, dumumoy po, hinuhugasan ko po. May nangyari na po noon, pero hindi ko po alam kung kamay po or ari na po yung nangyari wala po noon. Wala kang sinasabi sa amin. Nag-usap kayo noon, no, kuya, tsaka si yung kanyang dati. Nag-usap kayo noon dahil galit na galit nga ako noon. Kung hindi nyo siguro natatandaan, pero ako tandaan-tanda ko. Wala. Dahil nag-iisang anak mo. Alam mo naman. No, alam ko yun, nag-iisang anak nyo. Alam ko yun, nag-iisang anak nyo. Kaya mahal na mahal niya. Kaya didepensahan nyo talaga yan. Pero ako hindi ako papayag. Hindi ako papayag sa ginawa niyo sa anak ko. Nagpapakahirap ako sa ibang bansa para buhay ng anak ko. Tapos ganyan ang gagawin sa anak ko. Tama po yan. At hindi rin po papayag si Senator Raffy at si Congresswoman Jocelyn Tulfo na hindi mabigyan ng hustisya itong nangyaring ito. Ha? Nanay, pasensya na po ha. Pero hindi po naging depensa kailanman ang sasabihin na hindi naman na-involve sa trouble before ang aking anak kaya hindi niya posibleng magawa yan. In the first place, Shari, yung lagi kong sinasabi po ito, no? Yung crime na rape, yung krimen po ng rape, lagi po yung nangyayari in private. Wala naman pong ginagawa po yan in public. Eh. So talagang itinatago po yung ganyang klase ng krimen. Okay? So at dito po, narinig naman po natin mismo sa kay alias Nene yung biktima dito. And Shari, can you confirm, Shari? Kasi
pinamedico legal na po natin itong si alias Nene at anong naging resulta siya? Kahapon lang po sila nagpa-medical sa Camp Krame at in. Sa Camp Krame, so, opo. Pa din po tayo sa medico legal meron po. Meron pong result. Meron ng result, ma'am. Pinigil po ako dun sa staff niyo po. Okay. Sa staff po, okay. Ah, so ano po yung naging result na, madam? Opo, yung confirm po na... Confirm na meron ngang nangyaring penetration dito sa inyo pong anak. Confirm po. Okay. So, tumutugma nga dun sa naging salaysay po nitong si alias Nene. Opo. Na siya nga ay pinagsamantalahan. Okay? Opo. So, in this case, at bilang 24 years old naman na rin, etong respondent, etong suspect natin dito, ay talagang kakasuhan natin, Shari. Okay? Pero before that, can we talk to anyone from the police, Shari? Nasa linya po natin yung head, okay, yung head po ng WCP, Dilian Municipal Police Station, Batangas, si Police Senior Master Sergeant Cheryl Gemma Capadosa. Ayan. Okay, magandang hapon po, Master Sergeant Gemma Capadosa. Hello sir, magandang araw po sa inyo. Ayan, si Sergeant ay from the police station po ng Batangas. Doon po nangyari yung panggagahasa, no? Police Senior Master Sergeant, ilalapit po namin sa inyong tanggapan para maimbestigahan po natin, ha. Meron po kasing accusation of statutory rape dito sa studio po namin ngayon. Isa pong alias Nene ang nag 13, tama po ba? 13 years old? 13 years old. Inakusa niya yung kanyang pinsan na 24 years old of rape. And we confirm na may nangyaring penetration kasi dun sa nangyaring medico legal ay na-confirm nga po. Nope. Hello? Hi, yes po. Hello, sir. Opo. So ano po yung mga hakbang na gagawin po natin dito, Master Sergeant? Bali po, sir, ang mangyari po, pagdating po yung nang mag-ina po din sa aming police station, ay kukunan po namin ng statement po ang bata and then ipapahit po namin ang kaso. Yes. And ito na nga po, no, yung statement naman po ng bata dito, in cases of rape, madami na pong naging deklarasyon ng ating Supreme Court, no, na kahit yung salaysay lamang ng biktima ay sasapat for purposes of proving the rape. Okay, kasi nga, yes, syari, ang krimen po ng rape ay ginagawa talaga yan ng privado. Okay, so malamang sa malamang, walang ibang eyewitnesses dyan. Pero yung bata or yung biktima mismo ang makakapagpatunay kung meron bang nangyari, and this was confirmed by the medical legal report, at siya ang makakapag-identify kung sino po ang gumawa sa kanya yan. So, Master Sergeant, ha? Sige po, kukunan po natin ng statement. Ito pong si alias Nene, papasamahan po namin siya. At dito na rin po, kasi i-mention nyo na rin, no, yung mga nangyari pa before, sinasabi nyo po kanina, nanay, ha? Okay. At Sherry from the MSWD, baka may makakausap din tayo? Ito po, attorney, yung MSWD po na makakausap po natin. By the way, attorney, yung nandun po sa medical legal, I'm sorry nanay, ngayon ko lang po nabasa. Ngayon lang po na-send sa akin ng staff. Ito po yung deep healed laceration. Yes. So yes, meron tayo, attorney. Ito po yung sa medical legal. Okay. Opo, okay. Ito nakikita ko nga po yung medical legal report which confirms na meron ngang nangyaring penetration. Okay. Nasa linya po natin ang head po ng MSWD mula na Quezon Province. Kung saan po okay, si Ma'am Gerald D. Maano. Magandang hapon po, Ma'am Gerald. Sir Gerald, I'm sorry. Sir Gerald. Ayan, magandang hapon po, ma'am, at kay attorney at sa lahat po ng staff ni Sentul pa taga subaybay po na kanyang program. Ayan po, magandang hapon, Sir Gerald. Sir, ilalapit po namin sa inyo, no, kung ano pa pong pwedeng assistance na maibigay ng ating MSWD sa biktima po natin dito, 13 years old, nakakalungkot. Okay, nakakalungkot. At sana, no, hindi man natin maibalik na, no, sana ma-erase yung mga nangyari sa kanya, masolusyonan natin, matulungan natin in so far as yung pag-cope up niya dito sa trauma na kanyang naranas. Yes, attorney. Oh, ano po ba yung programa natin, Sir Gerald, na pwedeng makatulong kay alias Nene? Nalulungkot po kami na may biktima na naman po ulit ng straight kamag-anak po ang gumawa, kadugo. Ang lokal na pamahalaan po ng Bayan ng Mulanay ay mga nakalatag po ng programa at serbisyo. Una po dyan ay yung pinakamithiin natin na maghilom at yung hustisya. Doon po sa paghilom, sasailalim po ang bata sa psychological assessment. Ito naman po ay libre. Libre po yung assessment fee. Libre po yung transportation from sa Mulanay papunta doon sa assessment place. Kasi may partner po tayong child psychologist.
doon po natin makikita anong naging epekto nung insidente ng panggagahasa doon sa buhay ng bata, isip, emosyonal, physical. Doon po tayo, pag na lumabas po yung psychological assessment result, doon yun po yung magiging basihan ng pagtulong ng aming tanggapan. Pangalawa po, dahil ang pagsasampa ng kaso po niyan ay nasa court of jurisdiction ng Batangas, tutulungan din po namin sila ng transportasyon. Mula sa Mulanay, papunta po doon sa korte at pabalik. Tuwi pong may subpoena po ang korte ng pagdinig ng hearing. Sunod po, kung kinakailangan po at si ma'am po ay hindi na mag-OFW at siya ay magpo-focus na doon sa pagpapagaling. Yung healing nga po nung kanyang anak na naging biktima po ng panggagahasa, may livelihood support din pong binibigay ang tanggapan po ng bayan ng Mulanay para po utay-utay yung path to healing po at path to justice ay makamit po ng ating biktima. Ayan. Ayan ma'am, narinig po natin ha yung buong programa po ng MSWD. Sir Gerald, napakadami niyo po nasabing programa. Sana po no maibigay po natin lahat dito sa kay Nene at sa kanyang pamilya para naman ma-cope up nila itong nangyaring nakakalungkot na karanasan ha. Maraming salamat Sir Gerald at kay Senior Master Sergeant Capadosa. Now, ma'am, ganito po ha, may mga katanungan lang din dito sa ating mga viewers ngayon. Una sa lahat, kasi nangyari po ito 6 years ago. Tama po ba, no? Ano, 7 years ago, nung 6 years old, etong si alias Nene. So, ang tanong po nila, pwede pa po ba natin i-file yung kaso ng statutory rape dito po sa inyong, para po kay Nene? Ang sagot po dyan ay oo. Okay? Yung tinatawag na prescriptive period o yung panahon na binigay sa inyo ng batas para i-file yung kaso, dahil nga po statutory rape yan, no? Capital offense yung i-impose dyan, 20 years. 20 years po yung prescriptive period po niyan. Okay? At bukod pa po dyan, dahil ang sabi naman ni alias Nene kanina, ay taon-taon na nangyayari po. No? Nakakalungkot na nangyari po kay alias Nene ito. No? Per count po yan. No? So kung ilang beses po ginawa kay Nene, ay separate na krimen po yon. Okay? So kung 7 taon na ginawa sa kanya yon, edi taon-taon, once every year, edi 7 kaso po ng rape ang pwede nating i-file dyan sa kanyang pinsan. At lahat po yan ay hindi nagpre-prescribe kasi mahaba po yan. 20 years po yan. Okay? At usually, Shari, ang nagiging katanungan kasi dyan is, hindi ba makakasama kay alias Nene na pinatagal niya ng ganong panahon bago i-file yung kaso? Hindi po. Ang dami na pong pronouncements ang ating Supreme Court, no? Na iniintindi po nila ng ating mga huwes, ng ating mga justices, na hindi naman kasi pang-ordinaryo talaga yan na ginagawa, no? At sa karakter or personalidad ng ating mga kababaihan, eh, ang Pilipina raw ay mas dinidibdib, no? Itinatago yung ganyan kasi sa kahihiyan po, no? So nire-recognize po ng ating Supreme Court, hindi po nila pwedeng gamitin yung tagal ng panahon. Okay? At besides, nangyari yung panghuli is March, yes, 2023. Mm. Last year lang po. At yung venue po nito, yun po na-mention nga rin po kanina ni Sir Gerald, dahil nga po nangyari siya sa Batangas po natin pwedeng i-file, no? Alam ko, kayo ay nasa Quezon na para maipalayo. Okay? Pero ma'am, eto na po ha, si Sir Rafi Tulfo at si Congresswoman Jocelyn Tulfo ay hindi papayag na walang mapapanagot. Opo. Dito sa pangyayaring ito. Okay? Kapamilya nyo man yan or kahit sino pa man yan, okay? Kung ginawa nila ito, ay kailangan nilang pagdusahan. Kaya... So, ma'am, na-coordinate na po natin kanina sa kapulisan, magbibigay po ng statement etong si Nene para kumpleto po yung ating ebidensya bago po natin may sampa yung reklamo, ha? Opo. Okay po. Sige po, ma'am, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am, ha? Salamat po at maraming salamat po Sir Gerald Di Maano, ang ating head po ng MSWD sa Mulanay, Quezon Province. Ganyan din po kay Master Sergeant Cheryl Capadosa, ang head po ng WCP Dilian Municipal Police Station, Batangas. At bukas po muli, mga kapatid, ako po si Shari naman. Magandang hapon po. Muli po, si Attorney JV Bernardes ito at mula sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng AXIS Party List, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat.
magandang hapon po mga kapatid and welcome po sa Bardagulan Serye. Ako po si Shari Roman and samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol at syempre ang program po ito atid sa atin ng Robust Dietary Supplement for Men, Diumatras, Diumayo sa bawat laban. Ang Robust po ay 70 SRP per tablet at may Robust Extreme po tayo para sa mahaba-habang laban kasama si Mrs. Ito naman po ay 140 pesos SRP per tablet at parehas pong available at mabibili sa all leading drugstores nationwide atin sa atin ng ATC Healthcare International Corporation. At syempre, nandito na ang Fortune Pay. Ayan, bank transfer. As an adult na may busy schedule, I always prioritize convenience. Kaya I always choose Fortune Pay. Kapag mag-transfer ako ng funds to any bank, o oh, diba, hindi ko na kailangan pumunta ng banko para lang mag-transfer ng money. Sobrang hassle-free. Ayan. So, pwede na pong ma-download ang Fortune Pay sa Google Play Store at Apple App Store. So, saan ka pa? Fortune Pay na. At napaka-special ng guest natin today. Yes, mga kapatid. Alam niyo po, nakaka-inspire po itong story po natin, ano. Very special po yung ating guest. Yes. At actually, think napanood niyo na siya, nag-viral na siya sa social media. At kung ano po ang tinutukoy namin na video, mga kapatid, panoorin niyo po. Kapanag Tourette syndrome? Bata pa lang po, ma. Ah, talaga? Nahirapan ka ba? Hindi naman. Hindi naman po, ma. Sanay ka na. Pero at least, kuya, natutuwa ako kasi nakahanap buhay ka. Kailangan ba, may? Hindi, pero yun, di ba? Kasi yung iba, pocket, may kondisyon. Ayaw na lang, di ba? Don't worry, kuya, pagpe-pray kita. Thank you, ma'am. May reason kung bakit ikaw, kuya, nasakyan mo. Opo. God loves you. Lahat naman talaga, ma'am, may dahilan. Bakit? Lahat nangyayari sa atin, may purpose, yes, talaga, may dahilan. Kaka-imagine yung mga sabi, yung ibang mga walang sakit, ang tatamad, di ba? Buti ka pa. Eh, napaka-buti mo at because you choose to be, positive about things. Kumbaga, siyempre, kumbaga parang bigyan mo ng purpose yung buhay mo, di ba? Hindi pwedeng pabigat ka lang sa lipunan, di ba? Kailan ka pala? Ayun, nakakatuwa naman. Mga kapatid, makakasama po natin ngayong hapon si Mr. Marlon Fuentes na isang Grab driver from Pandibulacan. Magandang hapon po, Sir Marlon, and welcome po sa Bardagulan Serye. Magandang hapon din. Magandang hapon. Ayan po. Sir Marlon, una sa lahat, tama si ma'am. Yes. Nakakatuwa kasi... Nakaka-inspire, yes, talaga. Yes, very inspiring yung story mo, sir. And hindi naging hadlang kung ano man po yung condition po ninyo ngayon para hindi makapagtrabaho. Yes, diba, po, sir? Mm-hmm. Sir Marlon, ito po bang Tourette? Though may makakausap po tayong specialista about po dito sa Tourette syndrome, ito po ba ay bata pa lang po ba kayo? Paano nung ano po siya, ma'am, sa akin, mag-start po yung luwas po yung ano, yung sign po niya. Mga ano pa lang po ako, ng mga 6 years old po. Mm. Nagsimula siya po siya, papikit-pikit ako, tapos sa mga movements sa mukha ko. Hanggang sa nabawala yun, may papalit siya sa leeg, sa balikat, ganyan. Hanggang sa habang dumalaki ako, dumadami na siya. Ganun po siya. So parang nag-start siya, sir, sa mata lang? Mm, papikit-pikit po ako nung una. Parang mabilis na pikit? Opo, parang ganun. Tapos parang yung mukha ko, parang gumagano'n siya. Nangi, parang yung mukha ko. Parang nalulukot yung mukha ko na gano'n. Ginagano'n ko siya nun. Pero hindi niya mapigilan, sir? Opo, parang siya Makati. Na parang, alam niyo yung pakiranda na parang Makati lalamunan mo. Na pwede mo siyang pigilan pero hindi ka komportable. Mm. Para mas gusto mo siyang iyaano mo siya. Parang ganun po yung pakiramdam. Ah, okay. And then sir, nung time po na yun, agad-agad niyo po ba itong naipa-check sa doktor? Nung time na yun, hindi pa, ma'am. Kasi wala kaming idea na Tourette pala tawag sa ganung condition ko. Ah, okay. Kapag lumaki ako na akala ko lang siya, mannerism, ganyan, napasma. Tapos sinasabi nila, baka doon na nagbubuntis sa nanay ko, may nainim siyang mga gamot. Mm-hmm. Ganun, kaya naapektuhan ako. May sasabi din, dahil siyempre sa probinsya, ganyan. Waka doon na paglaruan ng masamang elemento, mga ganyan po yung nila. So, lumaki ako na hindi ko siya alam. Nalaman ko lang siya, may pamilya na ako, ma'am. May anak na ako. Which is, kailan lang yun, sir? Mga edad ko na, mga 27 lang po ako na, ma'am.
kayo po ay, ah, okay, 44 na kayo ngayon, sir. Ah. Pero nung time na, sir, na meron kayong girlfriend or nililigawan, ano yung mga symptoms lang nun? Hindi pa, kumbaga mild pa lang ba yun? Opo. May ganun na rin siya, ma'am. Pero hindi siya ganun ka-active pa siya. Mga parang madalang siya. Tsaka hindi siya ganun karami. Mm-hmm. Parang kasi nung time na yun, parang episode-episode yung malabas sa akin. Bawa sa kamay, puro sa kamay lang. Tapos mawala yun, sa paa naman. Mm-hmm. Mga ganun siya. Tapos hindi siya ganun kadalas. Mm-hmm. Kaya para siyang ano lang, yung parang mga ano na parang nangangali lang, mga ganun siya. Mm-hmm. Pero habang lumalaki ako, mas dumami siya nung nagkapamilya na ako. Siguro dahil na rin yung ano, yung parang yung, kasi isa sa nagtitrigger yung stress eh. Parang ganun siguro. Ah, okay. So bawal ka rin na sa stressor. O ano rin, ma'am, depende rin po sa mood eh. Pagka yung sobrang saya ko rin po, ma'am, kapag na-excite, kapag natetense ako, mas maano po siya, ma'am. Pero, Sir Marlon, meron akong napapanood na video, kaka-TikTok ko kasi ito eh. May napapanood akong video na ano, parang may mga nababanggit din silang salita na hindi naman nila intensyon na sabihin. Mm-hmm. Like lumalabas lang kusa. Meron pong ganun kasi, ma'am, yung ano si ma'am, yung Tourette po, si meron siyang dalawang klase po ng tics eh, isa sa motor tics tsaka sa vocal tics. Mm-hmm. Sa akin po kasi karamihan sa akin, ma'am, mga motor tics, mga paggalaw, mga involuntary movement. Iba naman po kasi parang may sinasabi silang mga hindi magandang salita na hindi naman talaga nila gusto. Kumbaga parang sa akin yun, ganun sila, parang yung paggalaw, hindi ko mapigilan yung paggalaw, parang gustong-gusto siya, ginagalaw siya. So sila naman ganun din, parang gustong-gusto silang nasasabi yung ganun. Parang mas nagiginawa sila pag nailalabas nila yun na yung reflexes. Opo. Yung pag may nasasabi sila. Opo, pag napakawalan nila yung ganun sa salita. Pero napacheck nyo na ba yan, sir? Baka naman may gamot for it. May tumingin na rin po, ma'am, sa neuro po. Tapos yun nga, kumbaga sa ngayon, ma'am, kasi sa ngayon, wala pa talang gamot na makagagaling sa ganyan. Wala pa naan sa Tourette. Mm-hmm. Pero mayroon mga pwedeng inuming gamot na makatutulong na mabawasan yung mga tics. Pero handun pa rin siya. Mm-hmm. Hindi pa talaga siya mawawala. Pero ngayon, sir, may iniinom kayo for it? Asa kayo, ma'am, di naman talaga po akong di minun ng gamot. Kasi noon po, nag-try yung minun po noon. Ang ano po sa akin, parang mas inaantok po ako. Ah, so hindi ka makapagtrabaho ng maayos. Opo, kasi yung sa akin po pag maneho, mas mahihirapan naman po ako mag-drive kasi inaantok naman po. Baka pwedeng maghanap tayo ng counterpart na gamot for it na hindi nakakaantok. Siguro kung meron po, ano, ma'am, na ganun po, na talagang mas maganda po. Oo, para kasi para... 'di ba? Hindi ka rin, feeling ko si sir na di-distract din. Mm-hmm. Kasi kung 'di ba, kung hindi naman din nakakainom ng gamot, to lessen, 'di ba? Mhm. Sir Marlon, ano, bago natin ipagpatuloy yung kung paano ka na ipasok sa as driver, kung paano ka nakakapagtrabaho and yung iba pa nating pwedeng ma-discuss. May makakausap lang po tayo kasi of course may mga ilan po tayong netizens na curious sa Tourette syndrome. So para mas mabigyan tayo ng kaliwanagan, may mag-explain sa atin, isang neurologist. So sa neurologist, kasi kumbaga yun yung in charge sa mga movements natin, di ba, sir? When was the last time, sir, na nakapagpa-consult po kayo ng doctor po? Matagal na rin po, ma'am. Matagal na po siya. Parang hindi ko na matandaan yung huling tuming sa akin na neuro po eh. Parang edad ko doon, mga sa 30 pa lang yata ako nun, ma'am. Okay. Tapos may mga ano rin, yung ibang ano, na... nakaharap po na ano, pero sa mga interview lang din ganun, sa na-ismail lang din nila, pero yung talagang yung harapang ano, matagal nang wala yung face to face na antar. Okay, pero sir, meron din dyan yung ano, ha, yung tawag po ba tics? Opo, mga tics po. Ang tics is parang may parehas yung sa vocal and sa movement. Opo, may ganun din. Opo. Yung sa inyo, sir, talagang more on movement. Opo, lang. More on movement po sa akin. Misa may mga konti akong vocal tics, parang mga ganun nila. Pero hindi naman siya masyadong ano. O yung iba, ano eh, very harsh na yung sinasabi. Opo, yung mga ganun po, ma'am. Pero paano yun, sir? Para lang sa mga curious, may mga instances ba na nagiging violent ang Tourette, yung may mga Tourette syndrome po? Sa akin kasi, ma'am, yung mga base na sa na-experience ko, ano lang, yun dyan, mas ano siya, mas niya, mas nagiging madalas siya kapag yung ano na yung talagang siguro sobrang pagod sa ginagawa. At yun, kapag yung na-excite ako niya, mga kasi, na-excite po ako, ganyan, natetense, mga ganun. Mas, pero pagka yun naman siya, ano, yung unti-unting kumakalma na siya, nawawala na siya. Kaya misan ngayon sa mga videos ko, pag may pasakay akong pasahero, misan parang doon lumalabas,
parang doon siya lumalang. Hindi ko na excited ba ako, natutuwa ako or natetense ako na baka mapansin yung nangyari sa akin. Kaya ganun kaya iniisip nila, parang bakit parang ano, parang acting ko na ginagawa ko. Bakit pag kami pasero, tsaka mas lumalakas yung mga tics mo. Pero pag wala naman, parang okay ka naman na. Kaya kung kapag sa bahay ako, parang may mga video sa bahay, parang mas hindi siya ano, hindi siya lumalabas. Kasi niya pa para kasi mas kalmado ako sa bahay ako. Para lang malinaw. Oo, ha? Kasi pag sa iba kasi may bago akong sakay. May parang iniisip ko baka mapansin. Iniisip ko baka mapansin yung kilos ko. Mas parang pinipigilan ko siya. Mas parang mas gusto niya makawala. Parang ganoon. Kasi yung check form parang pagtingin ko para sa akin may nakatingin at pag feeling ko feeling na napapansin niya yung ano ko, mas parang doon siya nagbubumigas. Parang nagpapansin. Ah, okay. Parang ganoon. And ito sir, pasok na tayo doon sa topic about sa work po ninyo, Sir Marlon. Paano po kayo ano po yung nag-push sa inyo, sir, or paano kayo na-motivate na pumasok po sa as a driver po sa Grab? Nung kasi ano ko yung paano pa sa construction ako. Opo. Palipat-lipat, walang permanent na trabaho. So yung time na niya yung TNBS ano, yung Grab na yan, kalakasan siya noon, kabaitan siya noon. So yung bayo ko siya galing abroad, siya yung ano, siya yun parang ano, gusto niya mag-invest nang gano'ng mag-anong ipasok yung sakay niya sa pagka-Grab. Mm-hmm. As ako kunin yung driver. Kasi noong time kasi na yun, nag-apply ako ng driver, walang kumukuha sa akin eh. Parang maraming nag-ana, parang makapag-driver yung katulad niya. So, pero yung kasi bayo, dahil kilala niya ako, nagkiwalaan niya ako. So, doon ko na ilagay sarili ko sa platform. Ay, na yun. Wow. So, parang way din ni God, na parang ito ilalagay sa platform na to, hindi kita ilalagay sa mga gusto mong applyan kasi parang hindi ka para dyan. So, parang dito ilalagay sa platform na to, medyo mahirap para sa akin, para sa'yo, pero mas maraming ang tao makakasalamuha. Mas maraming ang tao makakausap. Mas maraming tao na makakaintindi ko ano ba yung nangyayari sa iyo. Makaka-appreciate. Yes. Para mas malawak yung maging awareness naman. Yes, tama po. Siguro sabi siguro kaya doon ako nilagay. Para mahamon. Sino yun, sir, yung may-ari? Yung bayo ko po. Grabe ang tiwala niya, sir, ha, kung sakali man. Kasi 'di ba, ang tanong ko, Sir Marlon, yung mga dati mong pinagtatrabuhan, of course, nakaranas ka talaga ng discrimination dahil sa Tourette syndrome. Apo. And yung bayo mo talaga, sir, hindi siya nagdalawang isip. Apo. Diba? Mukha yung sasakyan niya, bago yun eh, bagong labas siya. Anong sasakyan ba yun? Yung Innova po yung dati nagamit ko. Bagong labas po siya, saan niya pagkatiwala? Na ako magdadrive nun, ayun ganun. Kasi baga parang nabaltaan niya yung kanina, nasa abo dyan, nabaltaan niya yung mga madalas akong walang trabaho kasi parang nag-a-apply akong trabaho, hindi ako natatanggap talaga. Parang siguro pag mayroon sa nag-recommenda, parang napapasok ako pero hindi matagalan. Parang pag nagbawas, masasama ako. Parang napagbigyan lang yung taong ko. Masabi lang. Oo, natulungan parang. Okay. Sir Marlon, saglitang ano, meron kasi, nag-rounds kasi si Dr. Gerard Saranza, ang medical officer for po ng section of Neurology Department of Internal Medicine po sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Na-miss ko ang Vicente Soto Memorial Medical Center, nang galing kami dyan. Magandang hapon po, Dr. Gerard Saranza. Magandang hapon, sir. Good afternoon, Doc. Hey, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun. Yes. Hi, Doc. Good afternoon. At pasensya na po sa abala, Doc. Yes. At meron lamang po kaming ikokonsulta, lalo na po sa mga listeners and viewers namin, Doc, na may katanungan po patungkol po sa Tourette syndrome. Doc Saranza, ano po ba ang Tourette syndrome po, Doc? Tourette syndrome, may isa po siyang movement disorder kung saan yung patient... Are you still with us? Yes, sir. Go ahead po. Yeah, ang Tourette syndrome ay isa pong movement disorder kung saan yung patient po ay meron po siyang at least dalawang motor tics at isang vocal tic. Pag sinabi pong tic, yun po yung mga involuntary movements na stereotype o ulit-ulit po na nangyayari po sa patient. Tapos meron din po silang mga vocalization. Yung mga patients, meron silang urge na gawin yung mga movements or yung vocalizations para silang may mararamdaman sila sa loob na kailangan talaga nilang gawin yung mga movements or yung sounds or vocalizations, and then they would feel relieved after. Parang gumagaan yung ginhawa nila. Kaya din po nilang pigilan, kaso only for a brief period of time.
matagal po nilang pipigilan, they would feel very uncomfortable at kailangan talaga nilang magawa ulit yung takes nila. Pero sir, doc, ito po bang Tourette syndrome? Saan po ba nanggagaling ito? Problema po siya sa brain, in particular dun po sa basal ganglia circuitry. May mga yung basal ganglia po, isa po siyang parts of brain importante po sa movements. And that is also being controlled by a network of different neurotransmitters or mga chemicals. Pag nagkakaroon po ng imbalance doon, yung mga patients would end up having these unwanted movements and sounds. Oh, okay. Doc, Saranza, na-mention na po namin ito kay Sir Marlon kanina. Yes. Ano po ba yung mga, may therapy po ba or dito? Or treatments mm-hmm. that he can do? Yeah, definitely po. Especially the Tourette syndrome, they would start at an age of less than 18 years old. And kadalasan po ay nakikita po natin ito sa mga bata or sa mga teenager. And may iba po sa kanila na hanggang sa kanilang pagtanda ay nagkakaroon pa rin sila ng mga tics. Mm-hmm. There are different ways and strategies po to address the persons or patients' tics. Una po yung nire-recommend namin yung ginatawag na comprehensive behavioral intervention for tics or therapy to make it simple. This is done together with a neurologist and a psychologist po. Tuturuan po sila ng mga pamamaraan or mga strategies para po yung attention nila ay mapunta doon sa ibang mga gawain at hindi sa kanilang tics. Para po siyang cognitive behavioral therapy. May mga gamot din po na kadalasan namin ginagamit para po makontrol yung mga tics nila. Mm-hmm. Yung specific na gamot, iba-iba po yun. Depende po. So kung ano po tingin po ng clinician or ng doktor na appropriate sa pasyente. Ayun. Doc, lalo na po sa mga listeners yes. and viewers po natin na mga parents, ano po ba yung mga early signs or symptoms po, lalo na kung kunyari po ang kanilang mga anak po ay hindi, para ma-diagnose po or kumbaga ano ba yung mga early signs, Doc, na pwede nang tignan po ng mga parents ngayon? That's a very valid question. Most tics po kasi would start at the age of between 4 to 18 years old. And that would worsen somehow at around the age of 10 to 14. Yung iba po sa kanila, nagsisimula muna ng mga simple motor tics. Yung gaya po ng sinabi po ni, sorry, ano nga po pangalan ng patient? Sir Marlon po, Sir Gerard. Gaya din sinabi ni Marlon na akala niya na mannerism lang daw yung mga movements niya dati. Yung iba sa kanila nagkakaroon lang ng eye blinking or madalas na tinataas yung kilay. Yung iba naman parang may ganong sound na parang kini-clear yung throat nila pero tics na pala yun. Mm-hmm. Madalas din po na yung mga teachers po yung unang makakapansin, papatawag yung attention ng parents kung bakit may ganoong movements or sounds yung bata. Kaya po, mas maigi na dadalhin at magkonsulta sila sa mga neurologists na nagmamanage ng tics and Tourette syndrome for evaluation. Ayun. At least maganda yung explanation po yes. ni Dr. Gerard Saranza. Maraming salamat po, Dr. You, Saranza. Doc. You're very welcome. Marami pong neurologists all over the Philippines and mm-hmm. lalo na po dyan sa Manila. Meron din po Movement Disorder Society of the Philippines and the Child Neurology Society of the Philippines in partnership po with the Philippine Neurological Association. Meron din po kaming mga website kung saan makikita po ng mga pasyente, kung saan po located yung mga neurologists at mga movement disorders na specialists para po matulungan po yung mga pasyente na may tics and Tourette syndrome. Okay. Doc, ano po ulit yung maaari po nilang ma-check na website or any social media mm-hmm. page po? Sa Philippine Neurological Association and then sa Movement Disorder Society of the Philippines. Okay, ayun. Dr. Gerard Saranza, maraming salamat Thank po you so much, sa pag-join sa amin ngayong hapon po, Doc. Alright, my pleasure. Ayan po, si Dr. Gerard Saranza po ang medical officer for
Okay. Medical officer 4 ng section po of Neurology Department of Internal Medicine sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Yan po ay located po sa Cebu. Maraming salamat po, Doc Saranza. Ayan. Okay. Naalala ko kasi, Ma'am Sel, meron tayong natulungan dati na isang bata naman ay may problema din sa brain. Yeah. So, kaya nagawi kami dyan sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Napakagaling ng mga doctor dyan. Thank you very much po, Dr. Yes. Saranza. Ayan. Okay. And ito sir, i-continue na rin po natin, Kuya Marlon. Yes po. Yung doon sa pagdadrive mo, may mga instances ba na may mga pasahero ka na tinatanggihan? May mga ganun, ma'am. Marami na rin po yung... Pero kasi hanggat mapipigilan ko sila, kasi may paliwanag, ginagawa ko. Pero pag talagang naratama ko na parang talagang hindi sila komportable, so minsan talagang ino-operan ko na kung gusto niyo po, ilipat talagang po natin, i-cancel na po natin yung biyahe. Kasi... Kasi nangyayari, parang mas nahihirapan ako pag yung sakay ko hindi komportable sa akin. Yung parang hindi sure. Opo, mas feeling ko parang baka mas malalap ito sa disgrasya eh. Kasi parang hindi ako komportable sa ginagawa. Parang siya pinakakiramdaman ko habang nag-ano ako sa kalsada. Kumbaga walang tiwala sa opo, inyo, sir. Opo. Yung, na alam, kaya nyo silang ihatid ng safe. Opo. Kasi kumbaga parang ang hirap sa part nung alam mo sa sarili mo na kaya mo pero yung ano hindi nagtitiwala sa iyo eh. Tsaka may effect din yan sa inyo, di ba, sir? Mm. Kumbaga, pag nasa-stress kayo or natetense kayo. Siyempre, nakaka-down kasi opo. Yung feeling na walang tiwala. Pero nandito ka nagtatrabaho ng, alam mo yun, na yung iba, instead na magtrabaho, magnanakaw na lang. Oh. Di ba? Pero andito si sir, nagtatrabaho. Pero yung customers naman yung umaayaw kasi they feel unsafe. Mm-hmm. Sir, yung mga, ano, yung bayaw po ninyo, or yung Grab, may mga times ba na nare-report kayo? May mga time na gano'n na masabing parang kasi ano po ba yung naging ano parang mayroon ganyan kasi yung customer sinabi gano'n parang ano raw delikado daw parang ganyan. Mm-hmm. Sinong una kasi yung time na gano'n hindi pa ako nag-vlog nun. Mm-hmm. May mga gano'n huwag sa akin sinabi, parang nag-ano yung pasero na delikado daw pagmamanila ako. Tapos yung pinaliwanag ko sabi ko sir kasi mayroon po kasi akong Tourette syndrome, baka hindi lang po aware sa akin yung pasahero. Kaya, baka po iba iniisip niya. Kasi minsan po si iba iniisip nila, lasing or nakagamit ng bawal na gamot. Ay, grabe! Ganun po yung nila. Kaya minsan, ay, totoo. Kaya minsan may mga feedback sa akin na hindi maganda. Ganyan. Gumagawa sila ng kwento opo. Without asking you kung bakit ganyan. Kasi may mga pasahero na hindi makipagkwentuhan sa'yo. Nakabantayan sa'yo, pero hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa'yo. Parang ayaw makapagkwentuhan. Kasi ako, hindi ko rin kinukulit sa'yo, baka ayaw na nakikipagkwentuhan sa'yo lang. Yung mga ganda, tapos parang pagbaba nila, doon ka nila parang bibigyan ka ng one star. mga ganda. Yung mga ganda pangyayari. Kahit naman sa mga videos ko, sa mga comments sa comment section, makakita niya rin sinasabi nila, ang lakas ng tama ng driver, yung mga ganyan. May mga sasabi pa na dapat sa'yo, rehab, hindi sa pagdadrive. Yung mga grabe ganun, naman yun. Yung mga ganun, ano. Pero sir, ano to, nagkaroon din po ba kayo ng, kumbaga, dun sa Grab, nagkaroon din ba kayo ng explanation about sa Tourette syndrome? Nung kasi ang Grab kasi meron siya ni Grab Kalinga. Mm-hmm. Na parang yung mga, dati kasi meron mga ganun. Parang mga driver na may condition, kaya ibang condition. Mm-hmm. May natin ganun. Kung baka alam nila na nung nagbibiyahe na ako, dun alam nila na siguro sa may ibang feedback na nababasa nila ganun. Minsan na-invite din nila ako sa mga ibang parang tawag doon event nila na tungkol sa mga driver puro mga may ano rin disability. Opo. Baka meron community si Grab na ganun eh. Ah, may community. Kumbaga parang ano, open naman siya sa mga ganun. Siguro ang ano niya, kumbaga kung kaya mo naman eh, kung kaya mo naman maghanap boy, but parang bigyan ng chance. Tama. Yes. Pero 'di ba malaking tulong din, Ma'am Sel, kung sakali doon sa sasakyan, sir. Kumbaga parang may signage. Or even, maybe we can talk to Grab about pag may condition yung driver na alam naman ng Grab and they're safe to drive. Mm-hmm. Para, di ba, nakikita. Kumbaga may go signal naman from Grab. Kasi, kaysa maging uncomfortable din si sir pagkasakay na nung customer. Di, para bago pa sumakay, makita na nila kung gusto nila or they feel like... yung kapag, kunyari, pag-book na yung driver mo may Tourette syndrome or gusto mo bang i-cancel, dapat ganun eh. Hindi ano yung kasi, nagkakabulagaan na lang. Yung sa sasakyan mo, ma'am, sasakyan ko, meron akong placard. Okay. Tapos, ano po, ma'am, dati po, before yung
si Grab. Yes. Dati po ano ko, Uber po ko dati. Okay. So Uber po kasi meron siyang ganung may ganung feature. Na pwede mong ilagay ko ano yung parang mga pare, maglagay ka ng condition mo, kung may sasabihin, basta may mga ganun silang ano. Mm-hmm. So kaso, tinanggal sa akin, tinanggal ko. Kasi po, ano yung, parang napansin ko, mas maraming ka-cancel. Mm-hmm. Pag nabook nila, nakatila parang threat syndrome. Ngayon, isi-search nung customer, ano ba yung threat syndrome? Mm-hmm. Pag nakita nila ngayon, mapapadid sa video kasi, parang worse na mga na ticks. Mafe-feel nila na parang unsafe. Parang ay, parang delikado pala to. Pang kakancel na naman, kakancel na ngayon. Mas marami nakakancel. Pero kasi ako naniniwala ako sa app na, kunyari, Uberman or Grab or whatever app it is, na bago sila mag-onboard ng driver, I'm pretty sure dumadaan yun sa ano. And they wouldn't let, hindi nila bibigyan ng lisensya din si sir or yung iba din na may conditions na mag-drive kung feeling nila won't deliver properly. Yes. So, sana makita din ng mga customers yun or yung mga consumers or yung mga commuter natin na, diba, tiwala din dapat. Kung may tiwala kayo dun sa app, dapat may tiwala din kayo na yung pagsala nila sa mga driver nila. Kasi hindi naman siguro nila gagawin na sige, ilagay natin to. Kasi marunong lang mag-drive. Diba? I'm pretty sure dumaan din si sir sa ano na pagsasala ng mga companies. So, huwag nyong i-discriminate because may condition si sir or yung iba ding drivers na nag-drive sa iba't ibang companies. Diba? Kasi kung pinagkakatiwalaan nyo, for example, yung Grab, have also the trust to trust the driver they hire. Diba? Tama. Kasi, it doesn't make sense eh. You trust the app, pero pag sumakay kayo, nakita nyo may condition yung driver under that company, diba? Parang you're saying na, wait lang. Hindi ko na pala pinagkakatiwalaan yung Grab kasi yung driver ko ngayon may condition, di ba? So, just have trust. Kasi, kung hindi naman nakakapag-deliver din si sir or even the other drivers, I'm pretty sure wala na dapat sila sa Grab or wala na dapat sila sa company na pinagtatrabuhuan nila. Worst, wala silang license. Oo, at worst, wala silang license to drive. Isipin nyo na lang to get the license, di ba? Yung pagda-drive lang kahit personal car. They wouldn't, LTO wouldn't issue a license if you're not able to drive talaga. Hindi naman din siguro gagawin ng LTO na, sige, kung sino yung kaya mag-fill up na application for, bigyan natin ng lisensya yan. Diba? There are exams to prove na you can drive safe, and you understand the law of the road. So, bigyan natin ng chance, lalo na kung may lisensya at nasa company na tulad ng Grab also na wag discrimination agad. Mm-hmm. Just trust the process, ika nga, di ba? Mm-hmm. Trust the driver. Kasi parang pag sumasakay kay aeroplano, di ba? Technically, yung buhay nyo nasa piloto. Wala kayong magagawa kung may nangyari sa aeroplano. Mm-hmm. It's the same thing with the car. Kasi pinili mong mag-book, si sir yung napunta sa inyo, mas masakit kasi yun. Mas masakit kasi pag kinakancel ka, nasa loob ka na ng car. Mas masakit kasi yun. Even ako, I don't have a condition, pero it feels bad. Kaya ako yung driver, like normal driver ako, I don't have any condition. Pero yung sasakay, masyadong madaldal. Alam mo yun, parang kinakancel ka, pero kasi wala na silang magawa. Kasi nandun na sila eh, nakasakay na sila sa sakyan. Pero dapat kasi, respeto, kasi technically bahay ng driver yung sasakyan. Mm. Diba? Technically, nakikisakay lang yung customer kahit nagbabayad sila. Mm. Pag ba may-ari ni sir yun. Mm. Kahit nasabihin mong hindi kanya technically yung car, kahit sa kamag-anak niya, but yung thought of respeto na lang na technically nakikisakay ka sa akin kahit nagbabayad ka. At hindi ka makakarating sa pupuntahan mo kung hindi din dahil sa akin. Mm-hmm. So, kung hindi mo ako re-respetuhin, technically, kung masama din ugali ni sir, pwede niyang ibaba sa gitna yun. Mm-hmm. Pero since si sir
napakabait din kahit may ganyang condition at kahit may discrimination siyang nararamdaman, dinahatid niya mm-hmm. sa paparoon ng customer. Kasi importante sa kanya yung trabaho niya. Mm-hmm. And gusto niya lang magtrabaho ng maayos, tahimik. Mm-hmm. Tapos, mm-hmm. ganun lang naman eh. Like, everyone else wants na, hindi mo naman kasi kailangan i-issue eh. Mm-hmm. Kasi ako, I sometimes take Grab or other companies. Like, kung sinong matapat sa akin driver, okay. Mm-hmm. Madaldal man yung driver, okay, sige. May ano na rin eh. May quiet, ano yun, sir? Quiet ride po, ma'am. Quiet ride na rin. Ako, okay. Hindi, like, I never... Hindi ko rin siya inaano. Hindi ko rin tinitik yun. Kahit sa Uber, pag nasa abroad ako, kung sino yung matapat sa akin driver. Kasi, ang sarap pakinggan yung kwento nila, minsan. Mm-hmm. Tsaka minsan kasi, ano yun, yun na lang yung outlet nila. Imagine, mm-hmm. yung daan ka lang nila. Buong day. Diba? Tapos daan ka EDSA, daan ka Commonwealth. Ako nga na... Ewan ko na lang talaga. Ako nga na pinapayagan naman ako mag-drive. Ayoko mag-drive. Mm-hmm. Kasi nakaka-stress. Hindi ko kaya yung ginagawa ng mga drivers, to be honest, na kunyari... Diba, sir, may ano kayo, may phone kayo in front, kayo, Waze, ganyan. Hindi ko kaya. Hindi ako makakonsentrate. Kahit octopus ako, hindi ko kaya. Nagda-drive ako, nasi-stress ako. Mm-hmm. Kaya, hindi na ako mag-drive. Mm-hmm. Kaya na-mention ko kanina, Ma'am Sel. Kasi parang meron din siguro kayong isang kasamahan na, I think, nag-ganun-ganun siya yung ganun. Yung sa pagpikit ng mata, may nasakyan po akong ganun. Mm-hmm. Tapos, hindi ko naman siya tinanong or ano. Pero, tahimik lang ako. Pero hindi ko naman siya tinignan or kinancel or ano. Pero nagaganon-ganon siya. Nagtitik siya. So, feeling ko, kaya nga sabi ko, sir, baka feeling ko ikaw yung nabook ko noon. Pero parang hindi si sir yun. Mm-hmm. Sa akin, hindi issue sa akin yan. Kung ako, sir, kung ikaw magiging driver ko, hindi naman issue sa akin yan. Salamat. Of course, syempre, hindi naman yan aaprubahan ng LTO or ng Grab na bumiyahe si sir kung may something at hindi niya talaga kayang ma-drive yung sasakyan. Pero sir, gaano ba ka helpful yung support from your friends and family? Mm-mm. Kasi malaking factor yun eh. Kasi naman po, yung kasing pamilya ko, parang tinitinan nila ako ng walang iba sa akin. Like normal? Normal lang. Baga nga, hindi nga, parang lumaki yung mga anak ko, lumaki sila nang hindi na tinanong sa akin sa mama nila na, mabat-bag si Papa, ganun siya. Kasi mga anong ko sinasabi kanya. Wala akong hindi na pag-usapan yun. Kahit yung asawa ko, nung niligawan ko siya hanggang sa naging kami, hindi namin napagkwento na sasabi sa akin na, pa, ba't ganyan ka kasi yung sinasabi ng makamakak namin, ganyan ka. Hindi niya in-open sa akin yung ganun. Kumbaga parang nabuksan lang din yung kanilang isipan nung parang nung nag-viral ako, nasa condition ko. Parang doon na isin, parang, mayroong parang ganun condition si Papa. Mm-hmm. Parang yun pala yung condition. Parang doon na sa naging open eh. Pero dati, hindi na binabaki sa akin yung. Kahit nga yung mga anak ko, hindi na binabaki na pa, nakakaya sa mga tao, ganyan. Kung parang basta yun, lumalaki silang, wala iba sa akin, normal akong kasama nila. Pero sir, may plano din po ba kayo para lang din po sa health ng mga bata na maipa-check sila? Kasi baka mamaya sa genes. Genetics. Sa genes. Okay. Kasi yung sa nababasa ko naman po, parang ano siya, lumalabas siya sa mga edad na yun, mga around 7 to... Opo. To 10, ganyan. Magaling yung ano kasi, ma'am, ano po, yung dalawa ko po, binata na siya. Mm-hmm. So parang siguro, kasi parang nabasa ko, yung mga ganong edad, parang magkaroon man sila, hindi sa ganon ka, ano, kamukhaan sa akin. O tsaka ano pa, tsaka parang malit ang chance na, parang malit ang porsyento na malipat sa anak. Parang ang malaking chance yata doon sa susunod na generation po. Okay. Ganon po yun. Hindi siya agad, napapasa. Mas malaking chance sa susunod na generation. So, sa mga apo ko, ganun. Mm-hmm. Pero yun nga, yung pinadasal ko, pero sana, wag naman. Kasi parang, alam ko yung tatatahakin nila nga eh. Kung parang dinaanan ko, alam ko yung dadaanan nila. Parang ang hiamanan, alam mo yung tingin silang tao, ang hirap eh. Parang alam niyo, sir, ang masakit dyan, yung hindi na yung sakit mo eh. Mm. Sa kung paano ka nalang tignan ng mga tao. Opo, yun po. Alam mo, ang parang doble. Doble yung sakit, yung nararamdaman mo, tas kung paano ka patratuhin ng ibang tao. Opo. Pero sir, yung trabaho niyo po ba bago po kayo pumasok sa Grab, maliban po sa construction, ano pa po yung trabaho niyo, sir? Paano ano yun? Palipat-lipat eh. Kung ano yung pwedeng pasukan eh. Matagal akong walang trabaho talaga. Mag-asawa yung
maglakaw ng mantika, maggawa ng basahan, maggawa ng mga bracelet, kung saan pwedeng pagkakitaan. Tapos yun, so construction, hanggang sa naging, then marunong nga mag-drive, may naano na sa amin na kinuha akong driver ng truck, delivery, tapos nag-tricycle din ako. Tapos hanggang sa, ito yung sa grab, ito yung talagang mas, talagang naiinan ko yung pamilya ko, yung mga pangailangan, mas talagang sumapat sa mga pangailangan. Naman. Ano pang trabaho ni Mrs. Sir? Sa bahay po, siya po yung nag-aasikaso sa mga anak. Pero before, may work po ba si Mrs. before? Wala po. Never talaga nag-work si Mrs. Ako. Mga parang sabi ko, ako talagang magkatrabaho, mga parang dyan ka sa mga bata. Parang para may mag-focus. Ilan yung sila. Anak niyo, sir? Sorry. Tatlo po. Tatlo. Babae, lalaki. Ilan po? Dalawang lalaki po sa babae. Yung panganay ko po, tsaka yung pangalawang lalaki. Tapos yung puso po, yung babae. Ay, naku. Ang hirap ligawan nun, sir. Nakaka-stress yun. Pero ganun yung gusto kong ano. Oo. Si Grayson ang kuya. No? Hindi. Gusto ko dulo talaga babae kasi sure ka mapoprotektahan talaga ng lahat. Hindi. Ninong pa lang wala na. Ay, ganun talaga. Oo. Doon mo na siya sa kuweba. Mga 30 years siya. Hindi nakita siya mo nalabas. Naman kung nasan yung mga ninong last nung weekend. Oh, no. No. Okay. Sir, yung sa Tourette syndrome, sir, yung mga tawag dito, yung mga nakakasakay ninyo dun, sir, kumbaga meron namang nakakapanataga naman ang loob, maliban kay ma'am. Mm-hmm. Opo ma'am, iba-iba naman yung nagiging experience ko talaga. Meron talaga na alam mo yung, kahit hindi lang nakikita yung placard ko, alam mo yung pagsakit pa lang, komportable sila. Kasi sa mata pa lang naman kikita mo na yung tao kung komportable sa'yo. Mm-hmm. Yung mata nila parang nakangiti yung mata nila eh. Mm-hmm. May mga tao naman na alam mo sa panato sa rear mirror ko, alam mo hindi siya komportable sa'yo, kahit siya kumikibo. Pero malaking tulong, sir, yung pag-vlog nyo din. Kasi nakikita nila yung daily mo na talagang nagsahatid ka. Apo. Parang ebidensya yun na nakakapag-deliver ka ng trabaho mo, nakakapaghatid ka ng safe kahit may condition ka. And marami ding natutuwa na customers mo kahit na alam nila na may condition ka. Pero ang hirap nun, nagda-drive ka, sir. So, yung camera, nasa harap mo lang. Opo. Tapos naka-on lang yon. Opo. Hindi, kasi iba yung dashcam. Yung dashcam, nakaharap sa daan. Tapos may isa pang... So, ang dami yung camera, sir, sa sasakyan. Hindi, ang gamit ko, ma'am, dashcam po. Parehas. Opo. Kumbaga parang yung rear mirror, nilagay ko po sa loob. Alam ko nga, mayroon ganun. Totoo ba? Kaya nga, minsan natatakot ako. Nilagay ko sa loob yung ano niya. Oo, hindi na pala. Sige, sir, pag ikaw yung nabuko, hindi ako mangungulangot. Kasi nakikita yun sa vlog. Minsan ganun. Feeling ko naman i-upload ni sir yun, pero kasi kung mangungulangot ako. Baka sir, pwede i-delete natin yan, no? Tsaka yung mga ilang, may mga ilang Grab driver naman na kayo po yung sa Dulfo. Actually. Kayo, ay, hindi po ako yun. Kamukha ko lang po yun. Kasi ba yung pangalan namin sa mga apps? Iba sa apps, pero kasi sa Grab, kasi kailangan full name. Oo. Pero sa Move It. Discarding tapat, mga kapatid! Sa Move It, of course. Gumagamit ako talaga ng Move It. Kanina lang pong umaga, gumamit ako ng Move It. Discarding tapat, syempre. Ang bahaging ito ay atin sa atin ng Move It. Ayan. Sa Move It, kasi iba pangalan ko. Siya lang. Siya Roman. Yun. Kaya lang, yung mga ilang Move It riders, ma'am, parang familiar kayo. Pamilya din pangalan nyo. Mm-hmm. Gayon. Iba din sa ibang app. True. Oo. Minsan, Ira lang. Yes. Minsan, Shy lang. Kung dami ko na yung bentong pangalan. Oh, Carmen. Carmen, Lucy, ganyan. Sir, yung mga netizens po ninyo sa social media pages po ninyo, may mga nakukuha din po ba kayong support from them? Sa ano po? Sa sock meds niyo, sir. Opo, may na, monetize naman na po yung ano ko. Okay. Malaking tulong din po yung ano. Kumbaga, hindi lang sa pagpalagap ng awareness, kumbaga nakakatulong talaga sa akin sa mga ibang pangailangan namin. Alam niyo, sir, maganda sana na maipromote. Kaya nag-interview tayo kanina ng specialist kasi para ma-explain sa kanila kung ano ang Tourette. Kasi dati, sir, meron din akong napapanood niyan yung... kasi kung aware kayo sa kanya, sir, yung babae,
Na may Tourette, pero taga ibang bansa. Apo, yung si, ano, taga Australia po. Ah, oh, yun, yun, sir. Yung sa kanya malala, sir, no? Mm. Yung inoperahan po yung ano niya. May tinanim po siya ano, sa ano niya rito, sa parang wire. Tapos may parang battery operated yung ano niya. Ah, talaga, sir? Pero ngayon, ano pa rin po siya, parang ganun pa rin, pimitix pa rin po siya. Nag-ano po siya, nagbablog din po siya. Oo, oh, nakikita ko nga. Tapos, pero sa kanya, parang ano siya na medyo nagiging aggressive. Mm. Opo. Mas mano po yung... Ano siya yung nananakit. Minsan, tapos minsan yung sinasaktan niya yung sarili niya, sasaktan niya yung mami niya. May ganun eh. May ganun sa akin, ma'am. May ganun sa akin, minsan. Sa kanya, minsan nahampas ng pasahita, ganyan. Tapos, pero ikaw lang. Opo. Tapos, ano, may katabi ako. Yung parang naano ko yung balikat niya, parang ginaganyan, pero hindi malakas, parang usutag siyang, parang gusto ko siyang ginaganon, parang ginatatapik-tapik yung balikat niya na ganon, parang mas nagiginawa na, may mga ganon, part, makatabi malapit ka sa akin, parang gusto ko ginaganon yung sa may part ng likod niyo, parang pinupapush niyang ganon. Ah. I-fix po akong ganon. Ah, okay. Kaya minsan pag wala tabi, sa ano ko yung pinapalo, sa hita ko pinapalo. Ah, kasi yun yung napapanood ko yung, pero may mga ilan, sir, no, yung bata, duduraan niya yung mami niya, tapos hampasin niya ng ano yung mami niya, tapos yun pala, kumbaga may treatment or therapy na ginagawa yung bata, lalo na kapag bata pa, kaya pa daw kahit papaano ma-lesson, diba, yung tics. Dito naman, sir, sa pagbabiyahe niyo po, ano po yung hindi niyo makakalimutang moment, sir? Maliban dun sa nag-viral ka. Siguro ano, may maganda at may pangit eh. Kasi yung maganda yung, alam niyo parang yung, sa tuwing babasa yung pasero, parang masaya siya, na parang bitin siya sa biyahe mo, parang, sana next time ikuli masakyan namin, parang ganon. Parang alam niyo parang kahit na lang wala siyang binigay na sa iyo na iba na nagtitip, di ba? Opo. Mga parang ano yun, okay, natural na yun. Yung kahit yung ganun sinabi, para sa akin napakalaking ano, laking regalo na yun. Minsan kahit wag na tip, pero mas maganda kung may tip, pero kahit wala lang tip. Yung baba sila nang masaya. Yes. Parang sir sana ikaw ano, pa rin. Ikaw yung makuha namin. Buti sir, walang nagkakontrata sa'yo na, sir, kunin ko yung number mo para ikaw na lang yung, di ba dati kasi uso yung kunin, pag nagustuhan talaga yung driver, parang kunin yung number para anong pag mag, kaya, yung Ronnie? May routine, yung papasundo ka na anong lang. Anong tawag kaya, Ronnie? Para sure na may kita ka, sir, no? Meron din pong ganun, ma'am, na nag-ano. May mga ganun magkakasawa na, parang nag-ano siya na parang gusto nila ako na ikuha nila. So kasi ako parang mas gusto ko talaga yung dumadaan sa system para mas parehas tayong safe. Mas honest. Kung parang may mangyari mo sa ating hindi maganda. Wag naman, diba? Makikita sa system. Oo, nagbaga dumaan sa buong system natin. Yung baga parang may iwan kang gamit sa akin. Hindi ko pwedeng ano, parang anasakyan ko siya eh. Hindi ko pwedeng i-deny kasi may booking antay. Parang ayun, yun ang mas gusto ko. Kasi kaya man lang yung message sa akin na, sir, baka pwedeng ikaw na yung ano ko yung sakyan namin puntang airport, ganyan-ganyan. Mm. Sabi ko lang, kasi ano po kami booking system po talaga kami eh. Baka mas maganda po na dumaan tayo sa system ni Grab para tayo legit po talaga biyahe natin. For safety din on both sides. Maganda yan kasi yung iba, di ba, hindi na naiisip yun. Si sir na technically, yung condition niya ganyan, mas dapat nga, siya yung more on, ay, mas okay nga kontrata eh, kasi, di ba? As is sure yun. Pero, siya, fix na yun eh. Oo, siya pa yung may gusto na dumaan sa system. Kasi yung iba, aminin natin, hindi na, yung iba talaga, hindi nadadaan sa system, kasi extra kita eh. Di ba? Yung may ganun, yung papa-cancel. Kasi yun, yung parang, ang sa akin mo din, ma'am, kumbaga parang, pag-iintisan mo yung ganun, yung malit na nakakita mo doon. Pero kumbaga kung may mayasa, yung insurance naman eh. Kasi kumbaga, magkasa sa Grab kasi, sa platform ni Grab, yung pasahero, naka-insured din po sa amin eh. Kaya kung may mangyari man po, kumbaga parang, pares tayong ano. Safe tayo, din. Kumbaga parang kasi pag dumaan tayo sa hindi magandang ganun, kumbaga pag nagkaroon ng abelya, malilintikan ka din nun, sir. Ano, ako yung maani, cargo ko lahat yung ano yun. Para nagutan ko siya. Ano naman yung hindi mo makakalimutan, sir, na masamang nangyari? Siguro yung ano, yung minsan ano, may naging pasahero ako, akala niyo ginagawa ko lang ano, yung itong condition ko. Parang ayaw maniwala. Sabi niya, parang kumukuha ka lang ng sipatche eh, para kauhan ka. Habi nga, para ma-extra bayad sa'yo yung pasahero mo. Ay, ganun. Tapos gusto niya sa akin, ikasahin niya yung ano niya, yung mag-ina niya. Sabi sa asawa niya, ikaw na lang kaya mag-drive dito. Parang gusto niya palitan. Ay, ganun. Sabi sir, itabi mo, ganun. Ako lang mag-drive. Sabi niya, ganun. Sabi ko, sir, di po po pwede. Bahal po sa amin yan. Parang, kung gusto tatanggal niyo po, kung gusto niyo po, ibaba ko na lang po kayo, i-entit na lang po natin.
magbukas ng palibagos. Tapos ayan yung pumayag. Sabi sa akin, ano ba yun? Kasi nung time ng gamit ko, manual eh. Mm. Sabi sa akin, ano ba yung sakay mo na yan? Manual ba yan, Matic? Sabi ko, manual po ito, sir eh. Sabi sa akin, ay, hindi ako marunong yan. So, parang anlakas para sa akin, parang anlakas mong loob sa akin, anlakas mong loob agamin sa akin, Manibela, para ikaw mag-drive. Pero, hindi, dahil nga sa kondisyon ko, pero hindi pala kayang imaneho yung sakay pala manual. Samantala ako, hinusugan mo na ganito ako, pero manual yung nalagay. At ang hirap ng manual. Ako, lagi hindi ko na, akong natitirikan sa manual. Hindi ko na inaral. Unang-una sa lahat, hindi ko na siya inaral. Kuya Ronnie. Oo. Ay, oo. Kasi nga, kaklase nga ni Enrico yan. Hindi kahit siya... yung pagbunong kotse, silang nagbuo niyan kasi hobby nila ni Enrico yun. Siya kasi ang unang nagtuturo sa akin ng manual at muntik na ako makasagasa ng bibe. Mm, tsaka sila nga yung nag-invento ng bike. Oo, ay, naku, pag ako yan. Kunyari, yung patience din ni sir, sobrang haba. Grabe! Hindi ko kaya yung patience. Ano sinabi mo nun, sir? Pag ako sa kalim... Ano sabi mo? Hindi, ganoon talaga, ma'am. Kumbaga parang ano eh, kailangan mo ilagay yung sarili mo sa sitwasyon nila eh. Maganda, hindi mo pwedeng kalim... Kailangan pa irali yung itin uli. Kasi dalawang bagay din yun eh. Kung aanin ko siya, baka pwedeng ako madisgrasya o siya madisgrasya ko. Kumbaga parang, mas lilit ang mundo ko. Kumbaga parang ginagawa ko nung hanap buhay to, hindi para sa akin eh, para sa pamilya ko. Tama nga naman. Kaya kailangan umalis ako ng bahay, kailangan umuwi akong bahay ng buo ako. Pero lagi ko, alam niyo sir, lagi kong sinasabi nga sa ibang tao na dapat maging kind kayo everyday. Anytime. Kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan ng mga taong kahit nakakasalubong mo lang, di ba? Magsusungit ka, hindi naman, wala mas sila kinalaman sa ginawa nangyari sa'yo. So, it goes the same with sa inyo din, sir. And even sa other drivers na kahit walang condition, yung mga customers na ganyan, na huhusgahan ka kahit technically hindi ka naman nila kilala personally. Syempre nandito kami kaya ka namin Sir Guinness talaga is to share the awareness na no to discrimination. Kasi again hindi lang si Sir and to other drivers and to other commuters, customers huwag po kayong mag-judge kung wala naman pong ginagawang masama yung tao. At lalong-lalo na kung hindi nyo naman kilala yung tao personally. Kasi yung ibang tao gusto lang magtrabaho ng tahimik, makauwi ng tahimik, kumita, para may pakain sa pamilya. Kasi gusto mo magtrabaho ng tahimik, pero syempre, at some point, hindi mo mapipigilan na syempre, minsan ma-hurt ka. Diba? Kaya hindi ako for me, hindi nila deserve yun. Lalo na yung may mga conditions like si sir, na yung i-judge nyo. Like yun, yung kinikwento ni sir na ako na lang mag-drive kasi, di ba, parang feeling ko hindi ka safe. Apag ako talaga. Kaya hindi rin ako nag-driver, sir eh. Feeling ko baka mga after 10 lifetimes na lang siguro. Kasi kahit hindi ka nilalait, pero parang nilalait ka indirectly. Mm. So, huwag niyo pong gagawin 'yon lalo na sa mga industry ng service like 'yan, nagda-drive, mga waiter, janitor, basta everyone that's in service na technically hindi mo sila pagmamay-ari. So, huwag kayong nag-uutos masyado kasi I'm pretty sure alam nila yung ginagawa nila. Mm. And hindi sila papasok sa industry na yan na, ay, hindi, trip-trip lang to, di ba? Respetuhin nyo kung ano yung field nila kasi I'm pretty sure they're respecting kung ano man yung field nyo as a customer, ano man trabaho nyo kasi hindi naman nila alam kung anong mga trabaho nyo eh. So, since kayo alam nyo ang trabaho ni sir and the other drivers, respetuhin nyo rin yung trabaho nila. And hindi sila papasok sa ganyan kung hindi sila confident enough that they can drive. Diba? So, again, reminder lang po, respeto and no to discrimination kasi gusto natin ng smooth na buhay and always be kind. Yes. Diba? Baka si sir may gustong ang tawag dito, i-advise sa kapwa niya drivers. Even outside Grab gusto na may same condition or other conditions na nakakasagabal sa customers pero
nakakapagtrabaho naman ng maayos. Sir, baka may gusto kayong sabihin sa mga kapwa niyo po. Ayun, siguro sa mga ano, sa mga kagaya kong driver. Sa ano man, hindi mas siguro sa mga kagaya kong may kondisyon, sa mga normal na walang ganitong kondisyon. Siguro ang maiba sa inyo, siguro kailangan natin na mahabang pasensya sa kalsada. Huwag natin dalhin yung ano yung problema o it ng ulo kasi pwedeng matapang kami, mas matapang ka mga katapat. Baga, baka yun nga, sa dalawang bagay lang yun, ikaw madisgrasya o ikaw makadisgrasya. Tapos sa mga kagaya ko rin naman na may gitong kondisyon na tingin niya parang naano kayo ng ibang pasahero na nakakasalamuhan niyo. So parang ano lang, tuloy niyo lang yung kung ano yung ginagawa niyo. Tama. Hanggat wala kayong naargabyado, gawin mo lang na mabuting tama yung ginagawa mo. Baga parang lagi mong isipin na gumawa ng mabuti sa kapwa mo. Kasi parang, kumbaga parang, kahit na i-judge ka na ganyan ka na, kung susuklihan mo siya na mabuti sa'yo, baga di mo naman kailangan gumantin eh. Tama. Baga sila na mismo sa konsyensya niya ang parang huusga sa sarili nila eh. Mm-hmm. Baga parang, kung sa tingin mo parang naaapakan ng pagkatao mo, diba parang, wag kang masyado magpa-apekto. Mm-hmm. No? Kumbaga parang, bumangon ka sa ibang paraan na nakaya mo. Ayun. Ayun. Kuya Ronnie. Hindi siya nagpakita. Narinig mo yung sinabi ni Kuya. Oh, very good yan yung Kuya ko, Ronnie. Ito. Sir, ano na lang yung gusto mong sabihin sa mga magiging pasahero nyo, sir? Sa mga susunod na araw, susunod na buwan. Mga booking. Yes! Ayun. Sa mga pasahero ko, no, parang gusto mong sabihin sa inyo na ginagawa ko po ito kasi alam ko pong kaya ko. Kumbaga hindi ko mapasukan yung trabaho at kung ano naman po hindi ko kaya. Kumbaga parang kung paano ko po iniingatan sarili ko, higit ko pong iniingatan yung bawat sakay ko. Kasi siyempre, mas gusto kong parang ma-edit kayo ng state at mas mapatunayan sa inyo na talagang kaya namin gawin. Kasi ang gusto din talaga namin mga kagaya ko, mabigyan kami ng chance na patunayan yung kaya namin. Kumbaga parang hindi naman namin kaawaan nyo kami. Ang gusto namin, maunawaan nyo kami na kaya namin kayo nagagawa ng iba. At yung kumbaga sa mga, kumbaga parang tignan nyo naman kami sa magandang angulo, hindi sa pangit na angulo. True. Kumbaga parang subukan nyo, ilagay yung sarili sa sitwasyon namin, kung ano ba yung pinagdaan namin, at kung ano ba yung kaya namin gawin. Diba? Kumbaga parang huwag nyo kami tignan sa amin sa panlabas na ganito kami. Tignan nyo kami sa mga, sa pwedeng magawa namin. Kumbaga parang ginagawa naman namin to, kasi alam namin sa sarili namin, na kaya po namin. Ayun. True. Sir, invite mo rin yung ating mga netizens, listeners and viewers natin na i-follow kayo sa inyong mga social media page po. Ayun, sa lahat po ng nanonood po ng programa ito, no? In-invite ko po yun, i-follow nyo rin po ako sa aking YouTube channel po, yung Marlon Tourette Vlog. Nandiyan po ina-upload ko po yung mga videos ko, mga nangyayari sa akin, mga experience ko kung paano ko po inaharap ang hamon ng buhay. Ayan, at syempre sa ano rin po sa Facebook ang Marlon Tourette Vlog din po at sa akin pong TikTok na Marlon Tourette Vlog din po. Ang taro naman ni Sir, may TV commercial. Oo. Nalampasan mo pa nga kami doon sa part na yun eh. Nasa na yun? Pwede ba ay hindi, wag. Hindi pala pwede. Sorry. Hindi pala pwede makita. Pero congratulations. Pero ang bongga niyo, Sir. Salamat. May TV commercial kayo. Sir Marlon, nakaka-proud ka. Nakaka-proud. Sobrang nakaka-proud. Nakaka-inspire yung story mo. Kasi tama yung sinabi ni Ma'am Sel, ang dami dyan, ang lalaki ng katawan. Hindi po kami yun. Ang dami dyan, malaki ang katawan, pero hindi nagtatrabaho. Hindi nagbabanat ng buto. Diba? Pero sir, sa inyo, pinatunayan nyo na hindi hadlang ang Tourette para po kayo po maging tamad. At sabi nga ni sir, maging tawag dito patugan. At palamunin sa bahay. Naku, nadami tayong mga netizens na ganyan. Inaasa lahat sa misis, sa mister, o sa nanay, o sa tatay. O, diba? Kaya saludo kami, sir. Alam ko, si Senator Raffy din, kung maririnig niya tong kwento niyo, alam kong sasaludo din siya sa inyo kasi hate na hate niya talaga yung tamad. Ako din, actually, ayoko ng tamad. So, ang laking kaya ka namin gines dito kasi gusto ka namin maging inspirasyon sa ibang nada-down kasi may kondisyon sila. Na nahihiya silang magtrabaho kasi may kondisyon sila. So, malaking inspirasyon ka, hindi lang sa amin, hindi lang sa mga drivers, kung hindi sa lahat. Kahit hindi driver, malaking impact ka na maraming pwedeng gawin kahit may kondisyon. Basta porsigido at yung determinasyon nila nandyan. Walang dapat makapigil kung may kondisyon man o wala.
Thank you po. Ayun. Sir, ah, ah di ba? May pakalapalak pa. Uy, hindi ko sinulat yun. Baka sabihin nyo, scripted yun. Sir, greet mo na lang din yung family mo. Oo, oo, si Mrs. at saka mga, ang mga chikiting. Ayun, hello nga pala sa asawa ko si Rio. Siyempre sa aking mga anak ko si Makoy, si Ninoy at si Sinag. Hello po sa inyo. Ayun. Mm-hmm. Yung mga kapwa mo, ano, yung mga kasamahan mo sa ano. Sa Grab. Siyempre, ayun, may mga siyempre, friends ka dyan. Bayaw mo, sir. Baka makalimutan ayun, mo naman. Ayun, siyempre, sa mga bayaw ko lang, nagtiwala sa akin. Siyempre, na para makapasagot ng trabaho. Si Brad Roy. Yeah. Ayun, sa mga ano kapwa ko, Grab driver, ayan, ingat pala sa kalsada. Wag maitang ulo. Siyempre, yung sa kakasalain ko kasama sa biyahe din, si Don Bertos, ayan. Ayan. I-greet mo si, sabi mo, Kuya Ronnie, wag masyadong mainit ang ulo sa kalsada. Sige. Ayan, Kuya Ronnie, kalma lang. Ayan! Listen, ano, viewer natin, avid listener natin yun si Kuya Ronnie. Ayan. Thank you very much, Kuya Marlon Fuentes, ang Grab driver po natin. At nagpapatunay na walang hadlang, hindi hadlang ang kapansanan upang ikay makapagtrabaho ng marangal. Maraming salamat, Kuya Marlon Fuentes. Thank you, sir. Thank you very much. Ayan. And mga kapatid, maraming salamat po, of course, ang twins- sa... Twins Lampin Baby tayo for ang lampin ng bayan for Megasof Hygienic Products available in open tape and baby pants. Hindi kayo kasha, huwag kayong feeling. Huwag na, huwag na, okay na. Okay lang, ito na lang. This time of the day, ito pa. So, sir, may nagda-diaper pa ba sa anak niyo? Yung baby ko, yung buso ko. Newborn? Years old. How old? 2 years old po. Ay, oh, ano gusto niyong diaper? At ano po, ma'am? Anong size niya ba? Ano po, XL po, ma'am. XL, ay, may XL tayong big chan, no? O, ibibigay na ng twins ng pin baby tayo for yun para may extra diaper po kayo, sir, na maiuwi, di ba? Yung malaki. So, thank you, twins ng pin baby diaper. Ayan. So, magbigyan din natin yung anak ni sir. Tama ba, XL? XL, sir. With 5 pads. Ayan. Thank you very much. Twins, ha? Charot. Salamat. Ayan. So, again, Marcel Tulfo Tungol po. At syempre, ang robo... Sir, gusto niyo po ba ng robas? Ganyan na ganyan. Shari. Si Shari, nung tinanong ni Papa kung may kadate siya ng Valentine's Day. Ganyan na ganyan. Yun yung tawa eh. Ganun na ganun yung tawa na may kadate nga siya ng Valentine's. Yun yung ano yung tawa. Ayan. Sige, papadalan din natin si sir ng ano... Robas! Oo. Extreme! Extreme o yung normal? Ganun na ganun ulit iba, yung tawa. Iba. Ayan. So, Robas at Robas Extreme po ay available sa all leading drugstores nationwide at sa atin ng ATC Healthcare Corporation. At syempre, huwag pong kalimutan i-download ang Fortune Pay para sa hassle-free na buhay. Ayan, bukas pumuli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan, sir.